transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyo. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Are you ready? Eto na ang mga lodi ng social media. Nasa Radyo 5 na. Tatanggapin ang inyong umaga, Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Valsis. Wala nang kokontra dahil kokontrahin nila ang isa't isa sa matalinong pagpapalitan ng haka-haka. Attorney B at J sa umaga. Ball Jack sa Radyo 5, 92.3. News FM. Wait lang ha, i-off ko muna TV. May buntag ka na yung tanan. August, Agis, Agosto 2020, 2020. Mga kaigsuunan ako sa Mindanao o sa Visayas. Unungi kami sa duha ka oras nga pagdibati o pag-istoryahay sa atong programa karong buntaga, Ball Jack, sa Radyo 5, 92.3 News FM o sa 1PH. Signal Channel 1. Ako, ang inyong abogado, Attorney Bruce Rivera. Maulan na umaga po sa inyo, pero sana umaaraw na din po kung nasan man kayo nakikinig at nanonood. Dito sa Red Day na Ball Jack, mukhang naka-red po kaming lahat na tatlo. August 10, quarantine pa din po. Ako po si Attorney Jess Falses dito sa Radyo 5, 92.3 News FM at 1PH Signal Channel 1. Oy, good morning sa inyong lahat. Ako po si May Ann Los Baños. Good morning po talaga sa inyo kahit po maulan at bad weather at mahirap gumising. Nako, parang ito yata yung mga pagkakataong gusto natin ng MECQ dahil hindi kailangan magtrabaho, tulog muna, pahinga, kape-kape. Pero gayon pa man, samahan niyo po kami dito sa Ball Jack sa mga gusto pong sumali. Sa aming talakayan, pwede niyo pong like at i-share ang aming official Facebook page na Radyo 5, 92.3 News FM. Isa pang Facebook page, Ball Jack. Good morning sa inyo. Nagkape na ba kayong dalawa, attorneys? Yes. Oo, nagkape na. Medyo kasi natapos na rin yung aking, yung aking 14-day self-isolation. Wow. Congratulations. Mm-hmm. And I ended it yesterday with a pneumonia vaccine. Nagpabakuna ako ng pneumonia para kahit papano iwas sakit. Ayun. Of course, medyo hindi maganda yung balita, mga kaibigan, kasi syempre pumanaw po ang ating dating DILG secretary, dating mayor ng Manila, dating police chief na si Senator Alfredo Lim, na isang penultimate na public servant na talagang ang PNP nalungkot sa kanyang pagkawala, at syempre tayo lahat ay nakikilalamhati sa kanyang pamilya bilang isang Pilipino. Si Alfredo Lim ay isang matalinghaga or very very controversial person. Kami po ay nakikiramay mula dito sa Ball Jack sa tinaguri ang Dirty Harry po ng Maynila. 90 years old na rin naman, attorneys, itong si Mayor at Senator Alfredo Lim. At yun nga yung isa sa kinatatakutan, attorneys, mukhang isang example talaga si Mayor Lim, ano, na kapag ganun nakatanda na ang tinamaan talaga ng COVID-19, medyo delikado talaga. And before siya nawala nitong Sabado, Friday pa lang, umugong na, nawala ang na balita. Siya, pero binawi. Oo, binalita na yun eh. And then binawi ng kanyang family. Allow them to focus daw sa paggaling ng Mayor Lim. Pero sa kasamaang palad, attorneys at mga kaboljak, hindi na po talaga kinaya ng Dirty Harry, ng isang matikas. Ano, he will always be matikas in my mind. Eh. Bata pa ako, talagang Alfredo Lim yan, na talagang, alam niyo nang nagsispray ng pula dun sa mga pinapasaraya, mga establishment, sa mga drug pusher.
drug user. Oo, ganun yung thinking ko sa kanya. And it's good. I guess hindi natin siya iniisip na may sakit, pero hinihintay pa natin ngayon ang desisyon ng kanyang pamilya kung magkakaroon ng necrological service sa Senate. Kasi dalawa na silang dating senador eh. Si Eddie, si Kuya Eddie rin, hindi ba? Eddie Ilarte, last week din siya nawala, and then si Mayor Lim naman. So, sabi, yung pamilya daw ni Eddie Ilarte, mukhang ayaw daw magpanekro. But we're waiting for pero us yung and pamilya gusto magpanekro. Oh. Ako gusto ko iparating yung aking pakikiramay at condolence sa pamilya ni Senator and Mayor Alfredo Lim. Ang nag-post kasi nung Friday si Councilor Nino de la Cruz ng Manila, pero ang hinihingi lang niya nung Friday was prayers kasi nga nasa hospital pa. Tapos na-misinterpret ng iba at binalita na yumauna as early as Friday. So, a condolence point pakikiramay sa mga naiwan ni Senator and Mayor Alfredo Lim. Ako personally, lumaki ako hearing his name, reading his name in the newspapers. Mixed legacy, I can say, kahit kaibigan ko si Councilor Nino de la Cruz. Siyempre, mayroong mga taong hindi gusto yung mga naging policies niya Mayor Lim, lalo na sa Manila. Senator, kasi mas for me, mas sikat talaga si Mayor Lim as Mayor Lim rather than as a senator. Mm-hmm. No? So yung mixed legacy niya comes from the good things and allegedly the bad things he did when he was mayor. Before President Duterte came, actually, yung nasabi mo, Mayan, yung scarlet red letter na suot-suot natin ngayon, yes, yung pagpinta ng pula sa mga pintuan, si Mayor Limang nauna na talagang anti-drugs from my recollection lang naman ha. I don't know kung sino pang before na sobrang anti-drugs from Mayor Lim. And also, gusto nating sabihin na get well soon kay Senator Bong Revilla na nag-post na isa nag-COVID positive siya. So get well soon, Senator Bong. Oo, so at least kahit papano So at this point, kung wala kang comment, Attorney Bruce, kay Senator Bong, yung mga netizens naman na nagko-comment, ako, alam nyo po, hindi nyo talaga, ako kahit na sobrang critic ako ni Senator Bong Revilla, and I think recorded naman sa show na to at sa mga posts ko na, I've always criticized Senator Bong Revilla. Pero sa panahon po ngayon, you will not want to wish anyone, positive of COVID. So, nakikita ko madaming mga parang, may mga happy, may mga taunting, may mga sad din naman, talagang nakikiramay sa pamilya ni Senator Bong. Of course, madami ng senators nag-positive, Senator Sunny Angara, Senator Mig Zubiri, etc. Ito pong ganito, for me, walang politics eh. You will not want to wish anyone to be positive of COVID-19. Yeah. Ingat-ingat lang po sa mga comments and posts kasi kung pwede po mangyari yan kay Senator Bong, pwedeng-pwede po yan mangyari to anyone. Ako personally, again, meron akong relative na talagang I'm worried about or kakilala. So, you will not want to wish anyone ill of COVID. Ako, sorry, ako context. Nabigyan ko ng context yung kay Senator Bong Revilla na kaya niya rin nalaman at kaya siya nagpa-test ay dahil lang positive yung isa sa kanyang mga kasambahay. At nag-positive yung isa pa sa kanyang mga tauhan. So, ako naman, nakita ko dun sa sitwasyon niya. Ito yung nagiging kahit nung last week, nung meron tayong mga nabalitaan na galing sa isang mayamang subdivision na nagkaroon ng hawaan dun sa mga pamilya, galing doon sa mga kasambahay, I think ito yung mga nagdi-day off. Nag-day off kasi eh, and then pagbalik yon baka meron ng... So ang akin lang, kahit hindi lumalabas ng bahay yung isang pamilya, kung meron talagang isa, kahit isa lang dyan na lumalabas at bumabalik, kasi ganun din yung nangyari sa friend ko eh, sa kasambahay din nila nakuha. So ingat-ingat lang, kung kaya nga raw po, ang di ba ang advice ngayon, sana pati yung kasambahay, kung kaya lang naman, ay wala mo ng day off para talagang walang chance na makakuha. Ng ganitong sakit. Pero... gaya din ninyo, hinihiling ko rin ang paggaling ni Senator Bong Revilla. Hindi ko sure, mukhang asymptomatic si Senator Bong. Sana po wala na kayong maranasang symptoms, sir. At okay naman, negative ka buong family. I'm curious, bakit na-test? Nagka-symptoms ba yung kasambahay at staff kaya na-test? Tapos we na-test don't know, pero I can only guess na baka may symptoms kasi bakit na-test eh? You wouldn't know. Or hindi ko alam, baka nagre-regular rapid testing sila. Since alam mo na, ang dami nilang mga tauhan. Baka pero swab. Pero di ba swab-based yung result niya? Positive siya from swab. Pero ang kasi kapag regular rapid, baka may nag-positive, yun yung pinaswab. Baka yun ang nag-positive. But we're hoping lahat sila asymptomatic. And it's good na negative yung buong family ni Senator si Mayor Lani. Mercado? Negative. Yung mga anak, negative. Parang si Michael V. Nag-positive, pero yung family, negative. Oo nga. Mukhang nag-isolate agad. Yun yung maganda doon.
Okay. Basahin naman natin yung mga COVID stats kayong araw na ito, mga kaibigan. As of August 9, 2020, according to the DOH, total number of cases, 129,913. New cases, 3,109. Total active cases, 59,970. Total recovery, 654. Total new recovery, 654 pala. Total recovery, 67,673. Madaming deaths, 61. Total deaths, 2,270. Ayun. Okay, so yung top 5 na naman natin, attorneys, the usual ng aking nire-recitation na pag nagre-recite ako sa inyo dito sa COVID stats na to, 1,700 po ang galing sa NCR. So if it's 3,109 new cases, mahigit pong kalahati ang galing sa NCR. Pangalawa po ang Laguna, 169, and then Cebu, 314, Rizal, 98, and Cavite, 93. Ang kagandahan lang dito sa statistics na to, Attorney Bruce and Attorney Jess, sa 3,000 yan, o sa ating total na 129,000, 91.2% ay kinukonsiderang mild o asymptomatic. Pero yung natitira niyan, if I'm not mistaken, ayun, nasa taas pala. Mild lang. Mild lang yata yung 91. Diba? Oo. Yung 59,970, almost 60,000 ay active cases. So malamang ito yung mga nasa ospital. Kaya puno pa rin. Ako ang I wanna know, hindi ko alam kung may interview tayo today, attorneys, no? Gusto ko nang malaman yung resulta after one week of MECQ. Tayo ba ay nag-decrease? Medyo lumuwag ba ang ating mga ospital? Gusto ko malaman yun eh. Kasi at least para alam natin kung tama bang desisyon na nag-MECQ tayo. Diba? Kulang niyan. Gusto ko din malaman. Ano? Nakalagay mild. Pero doon sa chart natin, 7.5. Para ano din, madapang dumami yung asymptomatic. 7.5% asymptomatic. 91% mild. Good. Kung ganun. Kung gusto ko din malaman kung ano yung cost ng deaths, yung 63. Kasi baka yung iba, hindi naman sa COVID, kundi dahil sa hindi nakapasok sa ospital, o kaya yung iba dahil because of non-treatment. So, hindi natin alam kung ano talaga yung cause of death. Kasi I'm more into the cause, into the deaths rather than the transmission. Para sa akin, yung deaths yung medyo natatakot ako. Kasi syempre, it's a result of our lack of hospital space, hospital beds na nagdadala nito. Kasi ang feeling ko, ang COVID, hindi naman masyadong na hindi ka magiging magkakasakit ng malala sa COVID if you're given an early intervention or hospital treatment. So, yun. And additionally, dun sa question mo, Attorney Bruce, akong question ko din naman, kailan ba namatay yung mga na-report na namatay? Kasi, clarify natin, even if the DOH announces na, for example, yesterday, 60 plus ang na-confirm na namatay, hindi po yun that means na yesterday po talaga namatay yung mga 63 na yon. There was a time, parang I recall, I don't know if you guys recall, 3 weeks or 4 weeks ago, may report ang DOH na 190 plus deaths in a single day. Pero yung deaths na yon nangyari pa pala way back in March or April. So yung mga report na 60 plus, 40 plus in one day, doesn't mean po na nangyari yan in one single day. Of course, nakakabahala nga po na report in one day na confirm itong mga deaths na ito. Pero gusto natin malaman, did these deaths happen way back pa or recently lang? Kasi minsan hinihima yan ni Yusek Vergeria. And if it's way back, it's both good and bad. Good kasi hindi naman pala siya recent, pero bad dahil hindi na-report noon. At ngayon lang natin nalalaman. And speaking of hospitals, attorneys, St. Luke's Medical Center sa QC at Taguig, ito yung BGC, nakiusap po muna sa publiko na humana po muna ng ibang medical facility dahil puno na ang kanilang COVID-19 wards at ICU. But I'm not sure what if ibang sickness naman? Baka naman na meron pa po silang espasyo kasi ang particular na ubos na raw sila o puno na sila ay COVID-19 wards. ICU. So, nakumukhang kahit isang linggong medyo naka-MECQ tayo, medyo hindi pa rin nakakahinga yung ilang ospital natin. No? Hopefully, yung iba pong ospital ay medyo nakahinga na. At isisegue ko ng konti, kung nakahinga nga ba ng maluwag o medyo masikip sa dibdib ng ilang mga PhilHealth officials, bakit ang ilan sa kanila
ay hindi raw makakadalo sa hearing bukas. Naku. At may mga medical certificate na lumabas nitong Sabado. Pangunahan natin isa dyan, si PhilHealth President Morales mismo. Nabasa ko yung kanyang mismong medical certificate at nakalagay doon na siya pala ay under chemotherapy for 6 sessions dahil sa lymphoma. He was advised by his doctor na mag-leave of absence muna. But if I'm not mistaken, may nabasa rin akong article nung Saturday na nag-respond na siya dito at sinasabi lang niya, baka ang hindi lang daw siya makarating ay yung live sa Senate. Pero mukhang willing siya sa Zoom. Baka ayon, daw pwede siya. Ayun. So, nung tinanong namin sa Senate President Soto, sabi niya, kung Zoom, okay lang yun. Sabi niya, basta maka-attend siya. Kasi ang sinasabi nila Senator Ping Lacson, ako ha, sabi nila bukas, mas marami pa daw silang ebidensyang ilalabas. So, kung hindi a-attend ang PhilHealth officials, kahit sino sa kanila, lugi sila. Hindi sila makakapagpaliwanag, di ba? Lugi mo yan. Hindi mo yan, hindi ka nanalo dyan kung hindi ka makaka-attend, hindi ba? E di isa pa, yung CIS VP De Jesus. Tama ba? De Jesus ang pangalan. Yun naman, attorneys, ay ganun din. Sinasabihan din ng kanyang doktor dahil ang nakita ko, acute coronary disease yung nandun sa kanyang medical certificate at nagpapaalam din siya. Siya talaga yung meron ng communication ha with Senate President Soto. Nagpadala na siya ng letter. Nagpaalam na siya na kung pwede, hindi muna siya a-attend ng hearing sa bukas. Yun. Ang tanong ko na lang, saan kaya sila bibili ng wheelchair? Wheelchair? Uy, kay GMA. Tawagan nila si Madam Gloria. Madaming contact maliit yun. Maliit si GMA, hindi siya kasi hindi sila makakasya doon. Hanap sila ng bago sa bangbang. Si GMA, madaming supplier. Meron din siyang supplier ng neck brace tsaka ng wheelchair. O yun siya kasabi nga nung iba. O hindi po namin pinagtatawanan na may sakit sila ha. Itong lalo si EVP De Jesus at si President Morales. I guess, siguro yung comments ng mga netizens nung tinweet natin yan nung Friday, nung Saturday, sabi nila, eh kayo pala may kailangan ng PhilHealth eh. Kayo pala yung makikinabang din sa PhilHealth. Ako ano ha, clarify ko bakit ko pinagtatawanan. Ang pinagtatawanan ko po dito is the wheelchair politics. Kasi napapansin naman natin pag yung mga parang alleged corrupt officials or politicians, appointed man yan or elected, pag nagkakaroon ng investigation about corruption or whatever, biglang nagkakasakit and then nawi-wheelchair na ni-neck brace from GMA to Corona to others up until now. Ganyan po. So, yun po yung nakakatawa sa akin kasi hindi ko pinagtatawanan na may sakit. Alam niyo naman po ako, I don't want anyone to get sick or to die from it. Pero alam naman natin minsan kung palusot or imbento lang po yan. Sana hindi. Sana hindi. Diba? Pero kung nag-on leave po sila, bakit hindi nilang mag-resign? Diba? President Morales, if you wanna focus on your health and you wanna take a leave, maybe better to resign para less stress. Yon. Attorneys, mag-break lang tayo sandali ha. 8:16 ng umaga, pag-usapan pa rin natin tong maraming issues na ito sa aming pagbabalik. Magbabalik po ang Bolja, 8:16 na. Isang mensahe ng pag-ahon mula sa Cobra Energy Drink. Bangon na sa pagkakatulog at pagbagsak ng kabuhayan. Matatalo rin natin ang pagsubok. Simula na ng biyahe, hindi lang ng sasakyan, kundi ng buhay tungo sa pag-ahon. Bukas na, hindi lang bote ng Cobra, pati ang daan tungo sa pangarap. Ngayon, panahon na nating bumangon. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Cobra, number one energy drink, katuwang mo sa pag-ahon. Angat ang lakas mo. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Upgrade your monthly savings today. Visit your nearest pag-ibig fund branch. This is a paid advertisement. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more.
Ang oras, 8:17. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Calling all COVID-19 survivors. If you're an official COVID-19 survivor, currently 18 to 65 years old, and weighing at least 50 kilos, you can save the life of a COVID-19 patient through your blood plasma donation. For inquiries, you may call 0998-582-1944 or 0998-582-1377. Donate now and help save more lives. A message from the KBP, Kaya Natin Movement for Good Governance and Ethical Leadership, St. Luke's Medical Center, and this station. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Attorney B at James Omaga, Paul Jack, sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik po ang inyong pambansang pampagana sa umaga itong Bojack. Ako po si Atty. Bruce Rivera. At ang inyong pambansang karamay sa mga nakakainis at nakakalungkot po na mga balita sa politika. Ako po si Atty. Jess Falsis. Naka-Venus Scott pala si Atty. Bruce. Ako po si Mayan Los Baños. Good morning po sa inyong lahat. Naku, kahit tayo po ay medyo aantok-antok. Gising-gising mga kababayan sa Lunes ng umagang ito na talagang maulan, attorneys. Ang sarap magkape. Okay, habang nagkakape-kape tayo at ang ating mga kabaljak, magbasa na raw ako ng BJQ anyway. PhilHealth na rin naman ang ating pinag-uusapan bago tayo nag-break, okay? Para sa ating BJQ attorneys, ituloy natin ang mainit na usapan tungkol sa PhilHealth. Una na riyan ang pag-abiso ni na PhilHealth President and CEO Ricardo Morales at Executive Vice President Arnel De Jesus na hindi sila makakadalo sa pagdinig ng Senado bukas dahil sa kanilang medical condition. Si Morales ay dahil sa kanyang sakit na cancer, bagaman kakayanin umano nitong mag-teleconference habang si De Jesus ay naka-confine sa ospital. Samantala, ang PhilHealth Workers for Hope, Integrity, Transparency and Empowerment o WITE na union ng rank ng and file employees ng PhilHealth na nawagan sa gobyerno na kung maaari ay magtalaga ng caretaker sa ahensya dahil demoralized at apektado na ang mga empleyado. Makatutulong din umano ito para maging transparent ang investigasyon. Kahit ang chairperson ng PhilHealth Board na si Health Secretary Francisco Duque III hanggat maaari ayaw rin ng union na makialam o di kaya mag-take over sa ahensya dahil anila kabilang rin ang kalihim sa mga iimbestigahan. Una rito, bumuo na ang gobyerno ng task force at tututok sa investigasyon para, pero sa kabila nito ay nindigan pa rin si Morales na hindi siya titigil sa pagtatrabaho. Kayo mga kabaljak, ano sa inyo dito? Salin na sa aming baljakan at sagutin ang aming baljak question of the day na anong masasabi niyo sa dalawang matataas na opisyal ng PhilHealth na hindi makakadalo sa pagdinig ng Senado dahil umano sa kanilang medical condition? Sang-ayon rin ba kayong dapat munang tumigil sa kanilang tungkulin sa PhilHealth ang mga opisyal na nasasangkot ngayon sa issue? In Bisaya, wait lang. In Bisaya, unsa inyong masulti sa dalawang pinakataas nga po nga opisyal sa PhilHealth na dili sila maka-adto sa investigasyon sa Senado tungkol sa ilang mga sakit? Uyon ba mo nga angay sila mo usa sa ilang trabaho sa PhilHealth angkop opisyal nga nasangkot o naapil o nahilambigit sa mga corruption nga issue. Quick greetings kay Sir Allen Resuma at June Descalar Posas bago tayo magsagutan. Good morning. Sige lang. Go lang. Okay. Go lang. Kaya na. Game. Kabuga na, Attorney Jess Falsis. Una po, nasabi ko na nga na palusot lang naman po yung sakit nila. Hindi ko sinasabing wala silang sakit. Totoo po, may sakit sila. Yung oncologist po or cancer doctor ni President Ricardo Morales, kilala ng mom ko and in their circle, magkakilala naman po mga oncologist, hindi naman sila close. Pero totoo po, may medical certificate, okay, may cancer. Pero bakit po palusot? Kasi syempre, ngayon lang naman bringing up
after a week already of investigations and allegations have been coming out. Nakapunta na si President Morales sa Senate. What changed this week? Ngayon lang po niya bringing up. So, bringing up po niya because apparently, obviously, ayaw po niya pumunta ng Senate kasi nga mas magigisa pa siya. Lalo if ever magkaroon po ng mga bagong ebidensya na lalabas sa hearings ngayon against PhilHealth, and that might include President Morales himself. And even last week, ang dami ng mga duda kasi parang implicated din naman si President Morales sa kanyang mga pinirmahan at inaprobahan na parang ignorante at hindi niya chinek. So, palusot lang yan. Alam na natin yan. Lahat ng mga parang na-investigate ay nagkakasakit except na lang si De Lima, Sereno, Trillanes, Pinoy, yan, mga hindi nagkasakit kahit inimbestigahan pa. Second, dapat po mag-resign na yan. Kasi kung hindi naman nila kaya yung trabaho dahil may sakit sila, sabi nila mag-on leave sila, why not resign? That's the same rationale. If mag-on leave ka kasi hindi kaya ng kalusugan mo, di mag-resign ka na lang po. Anyway, demoralized na nga yung mga tao sa PhilHealth. Totoo po yan, hindi naman lahat sa PhilHealth corrupt. Pero madami, may mga corrupt. May mga mafia, pero may mga hindi din corrupt. So kawawa po sila kung wala silang leader, parang sa DOH, demoralized. Kasi pangit yung leader, hindi maganda yung paggalaw, hindi maganda yung mga polisiya, madidemoralized. Kaya nag-resign si Attorney Kit. Tsaka yung mga ibang nag-resign na already dahil sa leadership yan ni President Morales. Mag-resign na po para may mga taong makagawa ng trabaho ng maayos dyan from the top to the bottom, and then attend po kayo ng teleconference. Zoom, lahat tayo online. Wala nang kukontra, Attorney Bruce Rivera. Olja! Ako hindi ko kinukonsente ang corruption. Alam nyo naman eh, kahit sino pa kayo, kahit nga estudyante pa kayo, kung talagang corrupt, talagang magsasabi ako ng totoo. Siyempre alam naman natin na matagal ko nang alam na may sakit siya, no, si President Morales. Even during pa dun sa OFW issue ng PhilHealth. Of course, ayaw ko lang gamitin na dahilan yun kasi hindi naman dapat dahilan yun eh. Maari naging reason yun, bakit siya siguro hindi siya masyado nakakapagtrabaho, kaya siya nalusutan. But that's not a reason. That's not a point. That's not something excusable. Kasi ang totoo, masaya ako ngayon na ma-investigahan talaga ang PhilHealth. Kasi ang tagal na yung napinagdududahan eh. Even before pa, before 2016, may issue na yan eh. Top 5 na mga naglulokohan, yung mga eye laser issues na may mga kalukuhan. Pero wala na imbisigasyon. Nawawala taon-taon, nawawala. So sana ay matuloy na imbisigasyon. Sana ngayon, matukoy na kung sino walang buhaya. Kasi sinasabi ng PhilHealth na walang buhaya, i-prove na namin ang buhaya. Best, hanapin natin ang buhaya. Kasi even before the 2016 Duterte administration, 2013 pa lang, may buhaya na dyan. So kailangan na i-drain yung pump kasi nga may buhaya na. Baka alam natin yung buhaya niya, namimihasat na dyan. Okay, so ako, may cancer kayo o wala, pumunta kayo sa hearing, obligation nyo yan. Kasi may buhaya, hanapin ang buhaya, ang daming buhaya, yun lang po. Okay, ako naman binabasa ko yung letter kasi nga, binabasa ko yung letter ni EVP De Jesus, ano. I just want to point this out, no, attorneys, na si Morales ay presidente ng PhilHealth, and then si De Jesus ay EVP, COO ng PhilHealth. So, these are top two officials of PhilHealth na nakakahinayang kung hindi sila darating kasi ang dami nilang, I'm not saying it's because sila yung sila yung sangkot sa kung ano man yung ilalabas ng mga senador bukas, but sila talaga yung nakakaalam what's happening inside. So, kung hindi sila makakarating, pero I think si Morales naman, sabi naman niya, si President Morales, kaya naman kahit teleconference. Pero, gusto ko sabihin na si EVP De Jesus, parang sayang din, ano? Pero dun sa kanyang letter, nakakuha kasi tayo ng letter na sinend niya kay Senate President Soto. Sabi niya, quote-unquote, "I deeply regret to inform you that I will not be able to attend the Senate hearing to discuss and tackle the resolutions on the alleged rampant corruption, incompetence, and inefficiency in PhilHealth amidst the COVID-19 pandemic scheduled on August 11, 2020 due to unforeseen medical emergency." Sabi niya, I attach a copy of my medical certificate issued by yung kanyang ospital. Titingnan ko ngayon yung kanyang medical certificate. 6
yung findings sa kanya. Gano'ng nasabi niyo kanina, acute coronary syndrome, hindi ko, Attorney Jess, baka matulungan mo kami, ano ibig sabihin ng mga sumusunod. Sustained monomorphic ventricular tachycardia, mukhang sa puso rin. Pangatlo, dilated cardiomyopathy. Number 4, hypertensive heart disease. Number 5, diabetes mellitus type 2. And number 6, dyslipidemia. So ang nakalagay dito, attorneys, siya ay nasa ospital starting August 5. Admitted na siya. Nakalagay, still admitted siya. Alam mo yung kanyang ano, alam mo yung kanyang heart palpitations, dahil yan sa takot, kaya siya nag-heart palpitations. Eh yung presidente ngayon, may cancer, masakit yung cancer, pumupunta, nag-zoom meeting, di ba? So siguro, ano, palindigan din niya, di ba? Kasi ako, wala akong ano eh, kung sino mang may na-file na si ang PCC diyan, kung sino mga dapat ipakulong diyan, hindi naman lang yan sa isang Ibicom eh, maraming Ibicom ang apektado diyan, so sana so, patas-patas lahat, kung kayo lahat nagnakaw, patas-patas kayo lahat na dapat parusahan, hindi yung dalawa lang yung pagpaparusahan natin, tapos yung iba kakalimutan natin, parang wala, parang okay lang. Kasi wala naman sila doon, ang timing ng investigation. What I really want and what I really hate in this country is this. Selective ang justice system natin. Ang dami yung nagnanakaw, pero yung dalawa lang yung pag-initan natin. Pag-initan natin lahat ang magnanakaw. Yun ang importante, yun ang magbibigay talaga sa atin na tutunin na hustisya. Kasi oo, ako gusto kung ako lang yung ano, kung ako lang yung pangulo, kung ako lang yung pwedeng gumawa ng kalokohan, ay pag ano, pag ilalagay ko sila sa cauldron doon sa ASEAN at gagawin ko sila tinola. Pero hindi lang naman sila dalawa eh. Ang daming connected dyan. Kaya please do not limit yourself to these individuals. Look at the real picture. Look at all of them. Kasi kung dalawa lang yung parusahan ninyo, di ba, ayoko magma. Pero yun talaga yung makakabwisit sa akin. Parusahan nyo lahat. Mm-mm. Ako may comment lang pala, no, bukod dun sa nabinasa ko kanina, na parang, na ako talaga, at like Attorney Jess, and of course Attorney Bruce, ano, na ayaw naman natin nagkakasakit, and nirerespeto natin, parang naalala ko nga yung letter ni Senator Ping Lacson, na siya rin naman, he's sad na nangyayari itong pagkakasakit sa panahon kung kailan sumambulat itong issue ng PhilHealth. Pero kasi, pag mauumpisahan ito ng isang mataas na opisyal, hindi malabo na sa mga susunod na hearing, pabawas susunod. Na yan ang pabawas. Hindi ko sinasabing nagagawa kayo ng excuse, pero hindi nga kasi tayo bago sa ganito na kapag na iipit na, nagkakasakit. Pero ito, kaya siguro siya nagbigay ng medical certificate para rin talaga patunay na may sakit naman talaga yung tao. Pero ang akin lang, GMA din naman, may medical iba certificate. Naman na malusog naman, umattend naman kayo. Kasi ang akin, hindi ka lang naman na-attend dahil mag-grill ka eh, or of course, mapipit-pit kayo dyan sa issue na yan kung hindi kayo makakasagot. Pero ang akin dito, attorneys, kung wala ka talagang kinalaman, dapat kaya mong indepensa yung sarili mo kung talagang wala kang kinalaman. Better yet, sorry ah, gawin mo yung ginawa nila Attorney Keith and nila Alejandro Kabading, na kung talagang wala kang alam, bumitaw ka na dyan, magsalita ka na against that. Kasi alam mo naman na yung ahensya na yan, madumi. At may mga nangyayaring irregularidad. Huwag mo nang panghawakan niya kung anong pwestong meron ka dyan. Total, sirang-sira na rin naman, basang-basa na rin naman yung papel na yan. Kung talagang wala kang alam dyan, magsalita ka na against it. Kasi habang nagtatakipan kayo, nagdadamay-damay kayo dyan, na pare-parehas kayong nasisira yung pangalan nyo. I forgot the name of that SVP na nung nakaraang linggo nag-presscon at nagpapala siya na ano, nakakasuhan daw si Attorney Keith, na parang for me, para akin, sige, fine, abutin mo sa pagkakaso, pero sa Senate hearing, ayusin niyo yung sagot nyo, diba? Gusto kong boljakin yung Empress Association na nagsasabi na, oh, mag-resign na si ganito, si Morales, ganun-ganun. Hindi mo ba alam na parang, teka muna, ang sistema nito bulok na dati pa. Wala nang nagsalita, siguro walang nangahas. Tapos ngayon biglang sasabihin niyo isa lang yung ano, bakit hindi pinapaisa yung lahat? 'Di ba? Bakit hindi pinapaisa yung lahat? Bakit? Kasi ako na naiinis ako sa hypocrisy ng galaw na to. Alam natin kung sino magdalakaw diyan. Alam natin yung sistema yung problema. Alam natin yung mga sistema na ito. Nagkakaroon ng siphoning of funds. Alam natin yan matagal na.
Tapos sabihin ng mga empleyado ng PhilHealth, ay, matatakot ang mga tao sa PhilHealth. Ngayon lang? Ngayon sabihin yan? Ngayon na nabulilaso na kahit nagkabukingan na lahat? Sayang. Hindi kayo nagreklamo before, kasama kayo sa problema. Pag hindi nakapunta yung top 1 and top 2 sa Senate hearing, yung kanilang top 2 officials, may mga tanong kasi na sila lang ang makakasagot. So sayang din talaga kung hindi sila makakapunta ng hearing. And then of course, kahit may pinisent naman silang medical certificate, ang pinaka-biggest example kasi talaga natin ng palusot when it comes to wheelchair politics is si Madam GMA after Pinoy admin na feeling niya na persecute siya, biglang gumanda kaagad. At meron pang mga video na alam natin na nakita natin, biglang inalis lang niya yung neck brace niya out of nowhere and then tumayo siya from the wheelchair, which all this time apparently ganun baka serious pala yung ganun kasakit. So sana ang mga officials natin hindi ginagawang excuse ang kanilang mga sakit. Sana totoo na naghihirap kayo. Sana totoo na yung sakit nyo ay nakakaabala sa inyong mga magiging performance sa duties at hindi nyo binibring up lang just to deflect accusations and get sympathy. Parang nagpapaawa lang po kayo, nagpapakaawa effect kayo na may sakit ako, hindi ako maka-attend, sana wag ako masyado pag-initan. Sayang po yung aming taxes na binabayad. Kaya nasa-shock ako sa Attorney Jess ha, kasi alam ko human rights advocate ka. Di ba against human rights yun? Yung parang kahit may sakit, pipilitin mo. Hindi, kasi hindi natin alam eh. Consistent. Uy, hindi ah. Consistent ako. Consistent ako. Kung totoong may sakit, di bad. Pero kung palusot lang yan at binibring up just because may investigation, ay, naman, ay, palusot yun. Alam na natin na palusot, si Morales. We don't know if it's palusot kasi naglagay sila ng medical certificate eh. Kaya, if we knew, way before, bakit ngayon lang siya binibring up when last week na pumunta siya ng Senate hearing, he already had cancer and he could have opted to Zoom. So ang tanong talaga, ako naman ang tanong, ako meron akong ano siya, may comment ako diyan. It could have been stress. Sabi na siya. It could have been the stress. Ako hindi naman pala yun, yun eh, di ba? Kumpara si President Morales, alam naman na niya, nag-undergo naman talaga siya ng chemotherapy that time that he went to the Senate for the hearing last week. And could be the factor is, na-stress talaga siya and hindi naman natapos yung hearing sa Senate ng isang araw. Nagkaroon pa ng hearing sa Kamara and then the interviews after and then the news after, for sure, yung stress is taking a toll on him. Stress can take a toll on your body. Pero sa akin, hindi inconsistent because ang sinasabi ko, kung palusot talaga yan, that's wrong. Kung hindi palusot, that's good. That's okay. So, there's no inconsistency there. At saka, gusto kong linawin, hindi natin winish na magkasakit sila. Hindi namin sinasabi na sana totoo may sakit kayo. Kasi hindi naman namin winish na may sakit kayo. Ang amin lang is, hindi nga nagkakaroon ng undue excuses. Kasi nga ang akin, ang ayoko talaga dito, nag-iinit ang ulo ko. Baka yung mga next na hearing, nako, magsabay-sabay na kayo na may medical condition na rin ako, may something na rin ako. And it's not a good, ano ha, na top two officials agad yung mawawala. Kung sakasakali, daw sabi nga nila, si President Morales, pwede. Pero may limitations kasi, attorneys, kapag teleconference, ha, pwedeng mawala ng signal, pwedeng mawala rin siya in the middle of the hearing. Iba talaga yung live na nandun sila sa Senado. But I guess, hindi nila nagustuhan yung experience nila nung mag-isa sila sa Senado. And hindi masarap na feeling, attorneys, ha? 10 oras yung hearing noong Tuesday. 9 a.m. to 7 p.m. And it could be the same or even more tomorrow. Kaya rin siguro ayaw nilang ma-stress ulit nang ganun. Lalo kung may sakit, di ba? Okay. Kasi kung matanda yan, may cancer, ano din, tapos i-undergo nyo sa stress, ako hindi naman ako, I will not really defend him. Patayin nyo na lang para matapos na. Kasi doon lang papunta yun eh. Kasi di ba parang naluloka lang ako na ano na itong mga, this is a cat and mouse game eh. Itong mga mukhang guilty, dala-dala yung sakit. Totoo ba hindi? Siyempre, pwede totoo kasi matatanda naman sila. So kung magpalpitation sila, eh, di ba palpitation sila, di ba? Pero kung hindi, edi inauso na yan eh. So pero kung gusto nyo talagang gisahin, hindi gisahin nila, talaga pilitin nila. Senate naman sila. They have this power to force and compel President Morales to kung hindi sila naniniwala to join the hearing. And then sampung oras, go. Tingnan natin kung hanggang kaya. Kasi kung hindi matigok yan, edi hindi totoo. Kung matigok yan, edi bongga. Hindi na natin kailangan pakulong.
Pero mahirap kasi kalaban kapag sakit, attorneys, eh, no? Kaya alam din, eh, no? Kapag sakit, eh, na mahirap kapag mga senador, teka muna, may sakit, baka masisi tayo dito. Siguro, ganun doon yung naiisip nila Senator Ping, ano, and Senator Soto. Okay, attorneys, pag-usapan pa natin yan. Sana naman po, may makausap kami mula sa PhilHealth. Kinokontakt po namin kayo, guys. Wanna be fair. Sana po sumagot kayo. 8:38 ng umaga, mga kapatid. Magbabalik po ang Boljack. The game you love is home. Slam, count it, and the foul. The NBA is now on Signal. Feel the excitement and share the winning moments. Catch live NBA games every day on NBA TV Philippines. Subscribe now to Signal. Call 888-5555. Select live NBA games are also available on TV5 and One Sports. NBA, whole new game. Kulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Upgrade your monthly savings today. Visit your nearest pag-ibig fund branch. This is a paid advertisement. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Ang oras, 8:39. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM, Balita, Aksyon, 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 News Update. Narito mga balitang hatid ng Radyo 5. Inaasahang lalakas pa ang bagyong Ferdy at magiging local tropical storm. Huling namata ng bagyo 210 kilometers sa kanluran Hilagang Kanluran sa Sinait, Ilocos Sur o 210 kilometers sa kanluran ng Lawag City, Ilocos Norte. Taglay nito ang lakas ng hangin na abot sa 55 kilometers bawat oras malapit sa gitna at pagbugsong 70 kilometers per hour. Kumikilos ang bagyo pakanluran sa bilis na 20 kilometro bawat oras. Itinaas na ang signal number 1 sa kanlurang bahagi ng Ilocos Norte at Ilocos Sur dahil sa bagyong Ferdy. Kabilang sa signal number 1 sa Ilocos Norte ang lalawigan ng Badok, Pinili, Curimao, Batac City, Paway, San Nicolas, Lawag City, Pasukin, Bacara at Burgos. Sa Ilocos Sur naman, kabilang sa signal number 1 ang Magsingal, Santo Domingo, San Ildefonso, San Vicente, San Juan, Cabuago, Sinait at Santa Catalina. Ayon sa PAGASA, makararanas ng bugso ng hangin ang naturang mga lugar ng mula 30 hanggang 60 kilometers per hour, pero mahina o bahagya lamang ang posibleng pinsalang idulot nito sa mga mahihinang istruktura. Samantala, patuloy namang makakaapekto ang habagat sa Luzon. Ang bagyong Ferdy at habagat naman ang magpapaulan sa Ilocos Region, Abra, Benguet, Zambales, Bataan at paminsan-minsan lamang sa Batanes, Cagayan, Metro Manila, Calabarzon, Mimaropa at nalalabing bahagi ng Cordillera Administrative Region at Central Luzon. Dagdag pa ng PAGASA, inaasahang tatama ang bagyo sa Fujian Province sa southeastern part ng China bukas ng umaga o tanghali. Sa ibang balita, arestado ang 52 membro ng fraternity na Alpha Kappa Rho o ACRO na nagdiriwang ng kanilang anibersaryo sa lalawigan ng Cebu dahil sa sinasabing paglabag sa social distancing na safety protocols kontra sa COVID-19. Bukod sa 52, dinala rin sa presinto ang 2 pulis ng Naga City, Cebu na kanilang membro pero hindi sila kinasuhan dahil hindi naman sila lumabag sa social distancing at nasa gate lamang umano ang 2 na magkahiwalay ang pwesto.
Pero dinala pa rin sila sa presinto para tanungin at pagpaliwanagin sa insidente. At kahit di umano sila lumubag sa social distancing, malinaw na hindi nila sinaway ang mga lumubag sa safety protocols. Agad namang pinakawala ng 52 matapos makapagpiyansa ng 500 pesos. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Nakukulangan ka ba sa funds with benefits mo? Di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa Pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa Pag-ibig Fund, your dreams will come true. Upgrade your Upgrade your monthly savings today. Visit your nearest Pag-ibig Fund branch. This is a paid advertisement. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Ang oras, 8:43. Ang oras sa Radyo 5 ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Ang mga lodi ng social media, nasa Radyo 5 na. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Paul Jha. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Balik po ang inyong pambansang pampagana sa umaga. Muni ang programa nga Ball Jack. Kami ang muting kagol sa mga kawatan, mga kaigsuran ako sa syudad sa Subo o sa Mindanao. Tutok mo na mo. Okay. Ako si Tony Bruce Rivera. At ang inyong pambansang panginis, I'm sure madami na namang naiinis, pero ganun po talaga eh. Just comment, leave a comment kung nainis po kayo. I'll take it po. I can take the heat and I won't get out of the kitchen. Ako po si Attorney Jess Falsis. Ako po si Mian Los Baños, naalala ko, sabi ni Senate President Soto, if you can't take the heat, get out of the kitchen. Yun din yung sinasabi niya na, hindi, parang hindi nyo napanakay eh. Hindi, umalis ako, na kayo ano, dyan. Yung sinasabi. If you cannot take the heat, get out of the kitchen and go to the slaughterhouse. Diba, ganun lang kasimple yun. Katayin na. Pero meron lang itong... GQ comments tayo, baka gusto natin basahin. Basahin natin, of course. Go ahead. Okay, go ahead. Kayo muna. Ah, sige, ako muna. Sabi ni Jay Zapanta, meron pala silang puso. Meron naman. Nagkasakit meron na sa naman. Puso. Hindi lang sagit lang ang may puso. Baka meron pusa. Ito si Leonor Regis. Oo nga po, dapat maparusahan lahat. Ordinaryong tao kapag nagnanakaw, kulong agad. At hindi pa pwede ang medical certificate dahilan para hindi umatin. Uy. Sabi ni Jesse Espanyola, puro pala may mga sakit. Bakit wala bang medical noong bagong pasok? Estudyante nga, may medical exam na ngayon bago pasokan eh. Baka po na-develop yung sakit nung nasa PhilHealth na po sila. Ako na, feeling ko lang. Hindi, I don't mean anything else than that. Baka lang na-develop. Hoy, ang daming sakit na makukuha sa stress, attorneys ha. I mean, oo naman. May nagpapabaliw nga dyan eh. Jenny Espanyola, puro. Pala may mga sakit. Bakit wala mang medical nung pala. Muhammad Nor Tila, i-abolish na lang ang PhilHealth, ganun lang 'yon. Ay, kaloka. Attorney Jess? Sabi ni Jenny Jane Cruz. Ubusin mo 'yan, mahaba. Oh, kasi gusto kong tumalak dito. Kawawa 'yung mga empleyado. I heard sa news 'yung mga employees na ayaw na daw magsuot ng PhilHealth uniform sa hiya. Kasalanan ng mga nasa taas, damay din yung mga masisipag na magagawa kapag delikadesa na lang ang sana sana sa mga sangkot. Actually, part of the problem din sila eh. Kasi ang tagal na ng kalokohan dyan.
mga employees, mga regional level, mga ganun. Alam nilang kalakaran diyan. Alam nila, alam minsan kumikita pa nga yan eh, kaya wag niyo kaming etchusin. Kasi kung totoong gusto niyo ng yung gusto niyo yung pagbabago, edi lahat ng ano, lahat ng mga sinasabi yung mafia, itinuturo niyo na sana. Ang tagal na nila yan eh. 'Di ba? Bakit wala kang maturo? Ang dalawa lang naturo niyo kasi na-booking. Sabi ni George C. Blaze, ang masasabi ko, walang originality ang mga nasa PhilHealth kay GMA, ang toro na yan. Hanap sila ng ibang paraan para hindi makadalo sa Senado. Kaso iba talaga pag sakit eh. Medyo magbaback off ang mga senador at kongresista dyan kasi delikado yan. Baka mamaya masisi sila. Diba? George C. Blaze, ano ha? Pareho tayo ng ano ha? Pihit. Nagbabalik. Gloria Arroyo. Chris, Vin, Minguez, Bakabak, Asabina will be great. Well, Chris Vin, parang ano naman, humanize naman, humanize naman ng ating mga senators, binabalanse po nila. Mahirap kasi din siya, kung may medical certificate, sige, paniwalaan na natin, pero mag-teleconference na lang kung ano. Dapat tawagan yung doktor at i-cross-examine. Doc. Hey, actually, may isang si way dyan. Actually, may isang way dyan. Gumawa siya ng peke, ditanggalan ng lisensya, pag nalaman na nagpipeke, di ba? Hindi, nalala ko at yung meron natin mga witnesses na ganyan na nag-present ng medical certificate. Pagdating sa Senate, in-invite pa rin sila, pina-check up sila sa doktor ng Senado. And then yung doktor ng Senado magsasabi, fit ba to? Kaya ba niya talaga? O naha-high blood ba talaga siya? Tumataas ba talaga sugar niya? Kasi kung ganun, di wag na lang. Pero kung kaya naman, go ka, mag-testify ka. Diba? Yung sinabi ni Attorney Bruce, yung doktor nga na nag-sign ng medical certificate ni President Morales, sa ibang media outlets kasi hindi naka-blur yung name. Binder kawawa kasi. Kasi ko, ako binder ko. Binash ng mga netizens. Ako naman, hindi ko din alam. Pwede naman niyang peke. Ako kasi, alam ko, may mga tao akong kilala na namimeke din ng medical certificates. Nakikipag-collude. Unfortunately, yung mga doktor. Naku, mga doktor, wag po kayong mameke ng medical certificate. Kahit number one client nyo pa yan, ang daming binibiling chemotherapy, ang daming binibiling drugs. Wag nyo pong pekein kahit na ganun. Pero, hindi natin masasabi. Ako hindi ko alam kung peke kasi si Doc naman ang nag-check up eh. So, parang nakakatakot naman mameke, Attorney Bruce and Attorney Jess, kung alam mo ang medical certificate mo makakaabot sa Senate President. Ako naman ha, nire-respeto ko yung doktor na gumawa nun. Feeling ko naman totoo. Nakakatakot naman. Feeling ko kung mga pa-excuse-excuse letter lang sa teacher, may mga ganun talaga. Pero yung makakaabot sa Senate President, para nakakatakot naman mameke naman ng sakit, hindi ba? Sabi ni Mark Ryan Santos, puro may sakit na pala eh. Di dapat mag-resign na. Hindi na sila makapag-perform ng duties nila. On point. Alam mo, tayo mga Pilipino, pag gusto natin ng blood, wala tayong pakialam. Alala mo dati si Napoles nung nagdudugo yung kanyang nagkakaroon siya ng sa ano yung matris niya. Ako nakikita kong dumudugo eh. Pero nung in-interview yung mga doktor ay wala, parang duda pa rin. So normal Filipino reaction, I expect that from the Filipinos. Yun nga lang, hindi natin nahuhuli talaga eh. Magaling lang tayo magsimula sa galit, wala. Walang good vibes naman tayo, mag-greet naman tayo ng mga tao na gusto lang natin i-greet o yung mga nanonood sa atin. Ito, gusto ko lang batiin. Sabi ni Cora Azurin Aragones, wow, ngayon ko lang napansin, ang ganda ng get up ni Attorney Bruce. Kasi ito lang yung kita sa iyo, Attorney Bruce. Eh. Next time nga, medyo mas ano para kita. Naka-ano ka, di ba, Venus cut? Yan ang namin sa araw-araw. Tapos sa baba. Good morning sa'yo. Batiin na natin mga friends natin. O, batiin ko na. Nanay tate ko, Mr. Ernesto, Mrs. Estela Los Baños. Hi, Ma. Good morning sa inyo. And Nanay Christy Fermin, of course. Ingat palagi, Nanay Christy. Good morning sa inyo. Bernice, go ahead. Yung nanay ko, hi, Mami. Makaka-uwi ka. Try natin makauwi ka agad-agad. Tapos hi din kay Fudge Silva at yung nanay niya kasi meron sa ata silang nasa hospital sila ngayon for baka sa COVID. So tingnan natin kung sana negative lang. At saka pinapakiusap ko din si Satanas. Kunin mo na yung mga gago na yan. Kapikon. Go. Ako, good morning syempre, Dr. Carolina Falses, Team Cancer. Kasi cancer ang specialty. No? Minsan masama maparinggan yung ganun, cancer. Pero cancer doctor talaga yung nanay ko, tulad ng doctor ni President Morales. Anyway, paniwalaan na lang po natin yung medical certificate niya kasi parang mga government documents yan. Presumed. We presume it is presumption of regularity in the natural course.
Oo, until it's proven. Natural court of business, so, ganon. So, namin sa inyo, doktora. Doktora yun eh, yung doktor ni President Morales. Ako po, I support you. Sana lang talaga. Pagalingin nyo po. Hari nawa, pagalingin nyo po si President Morales para makapunta na ng Senate hearing. I-chemotherapy na yan. Saksakan na yan ng mga drugs. Oh, attendance gusto ko sabihin, ng pakpak. Para makalipad na siya. Attendance tayo kaila Ate Jenuel, kaila Jun Serrano, Arubla na election track, Catherine Angeles, and Reynante Villanueva. Good morning sa inyo. Attorney, sisegue lang tayo konti ha. Babalikan natin yung PhilHealth na yan. Sana may makausap na tayo. Pero ito kasi, may interview na tayo. Makakausap natin live sa ating StreamYard si Yusek Eric Domingo, Director General ng Food and Drug Administration. Pag-usapan natin ang malapit na umanong simula ng DOH ang clinical trial para sa ipinadalang gamot na Avigan ng Japan. Okay, Yusek Eric Domingo, magandang umaga po sa inyo, Yusek. Happy morning. Hi, good morning, okay. Ma'am. Good morning, Attorney Blue, at Attorney Jess. Magandang umaga po. Gusto ko na nag-mask. Medyo mainit ang ulo namin kanina dahil sa PhilHealth, Yusek. Ikaw ang aming Yusek, ha? Ang ganda ng pasok nyo po, syempre, para makita ng mga viewers natin na mag-mask pa din. Ganda yan. Tama. Okay, you say kung saan ko sa kwarto na walang kasama para pwedeng walang mask. Bongga. You say pag-usapan po natin, mukhang good news po ito, no? Meron na po palang pinadalang gamot para po ba ito sa COVID-19, ito pong Avigan ng Japan. Can you explain to us in layman's term, ano? Maintindihan lang po ng ate. Kami rin po, mga netizens at kami po, paano ba ginagawa pag clinical trial? Ano ba ito eh? Ipapainom sa mga may sakit? Kailangan ba na pumayag sila? Paano po ba ginagawa yan? Oo, yung unang-una po yung Avigan, hindi naman siya bagong gamot, no? Gamot ito since 2014, registered na to sa Japan for mga influenza or flu-like illnesses. Antiviral talaga siya. Ngayon, nakikita natin na itong SARS-CoV or NCoV virus na COVID-19, mukhang responsive din siya. So kapag po ang isang gamot, nakakita tayo ng promising siya at mukhang meron siya magandang epekto, pwede po siyang gawing clinical trial. So lahat po ng mga may sakit, in this case po, ang ginagamitan ng Avigan, yung mga may COVID-19 na merong pneumonia, pero hindi pa po grabe, hindi pa kailangan ng oxygen, no? Hindi pa kailangan lagyan ng maskara or ng nasal cannula o kailangan ng respirator, no? Or ventilator. So pneumonia but not oxygen requiring. So kapag po sumali ka, pag ikaw ay sasali sa study na ito, sa trial na ito, unang-una, i-inform ka. Meron po kami ongoing trial. Ito pong gamot na to, susubukan namin. May mga pasyente makakatanggap ng gamot, may pasyente hindi makakatanggap ng gamot. Ibang gamot ang matatanggap niya. Halimbawa po, paracetamol ang matatanggap niya. Or yung mga talagang non-treatments din naman para sa sakit na ito. Pagkatapos, pipirma po ang pasyente ng consent na willing siyang sumama sa pag-aaral na ito, sa study na to. Pagkatapos po, random po yun na i-assign tayo to a treatment group. Kung makakatanggap ka ng favipiravir o kung ng ibang gamot, pagkatapos at the end of the treatment course, titingnan sino ba yung mas pabilis gumaling, sino ba yung mas hindi nag-worsen, at i-analyze po natin ngayon lahat ng data sa mga pasyente na ito. Pero sabi niyo po, Yusek Domingo, ito ay tried and tested na years ago pa, no? For mga ano nga ba? Flu or influenza. Pero paano po, sorry po medyo pa negative lang ako konti. What if po may maramdaman na negative side effect yung isang tao na kahit pumayag siya na makasama siya doon sa clinical trial? Paano po ang mangyari? Ano, pwede ba siyang magreklamo or paano stop agad kasi mukhang yun ang dahilan ng kanyang nararamdaman, baka mahirapan huminga or something. Paano po ba? Oo, man. So yun ang maganda sa clinical trial. Pagkasama ka sa clinical trial, unang-una kasi siyempre ang concern ng safety ng pasyente at saka ang wishes ng pasyente because human clinical trials are very, very well controlled and regulated. Kahit walang dahilan, pag ang pasyente sinabi niya bukas, ayoko na sumali sa trial, kailangan tanggalin mo siya sa trial. Walang dahilan, walang ano yun. Hindi siya kailangan magbigay ng reason. Sinabi niya, ayoko na, kailangan tanggalin mo siya doon sa trial. Kapag may kailangan sa clinical trial, dahil hospitalized sila, nababantayan sila. So magkaroon ng any sign or any symptom na mayroong adverse event or nag-worsen siya, tinatanggal agad sila sa clinical trial at binibigyan naman ng ibang gamot na mas angkop kung mayroon.
Attorney si Sapako ha, ilan po ang sasailalim dito sa clinical trial na ito at gaano po katagal i-observe? And then, isahin ko na, sorry, ang daming tanong. Gaano ka sila karami, gaano katagal i-observe? And kailan masasabi na okay na to, safe na to, gamitin na natin tong gamot na to? Paano nyo po masasabi na gano'n? Eh, well, itong particular trial na to, kung di ako nagkakamali hanggang next year, ang kanyang, yung lifespan wow. trial. So, continuous naman kasi yan na nagre-recruit sila ng pasyente as they come. Initially, I think they're doing parang 200 to 400 patients. But kung meron pang gamot naman na darating, maaari namang i-expand yun. So, tuloy-tuloy, matagal talaga ang clinical trial at maraming pasyente ang kailangan natin tignan para nga statistically, makita natin na yung gamot talaga ang nagiging dahilan ng positive or negative effect. Okay. Ternis? Ternis Bruce, mauna na ako ha. Sabi mo, huli ka na lang. Okay. Sa Makati Med or ibang private hospitals, USEC, may mga clinical trials na din. For example, para sa mga remdesivir, I think, no? Ito po bang clinical trials for Avigan? Ang participants natin ay mga patients from public or private hospitals? So, meron din pong listahan ito, no? Yung sinasabi nyo, yung mga sa remdesivir, yun yung WHO Solidarity Trial. Na DOH din po ang sponsor. And I think we have now about 22-25 nagdadagdagan po kasi hospitals nakasama dito both public and private. So ito pong ating Avigan trial, ganun din po. Meron din pong participation sa public hospitals at meron din po sa private hospitals. And then USEC, ako huling tanong ko na to Attorney Bruce. Avigan is the branded name, ang alam ko sir, no? Tama po ba Japan gave it to us for free for clinical trial purposes? Pero kung maganda po yung resulta nitong clinical trial, yung generic form niya, ano po ba paano natin ma-access para maging affordable sa mga tao kung talagang effective siya against COVID? Mga magkano pa kasi? Oo, talagang yung Avigan is brand. Meron tayo yung Favipiravir ang pangalan niya, no? Yan talaga yung generic niya. At meron ding nag-manufacture niyan sa China. In fact, may donation din na nakarating na rin from China ang Department of Health na dumaan sa FDA ng Favipiravir from China. Yun yung parang license nila sa China na gumagawa. At mukhang nag-manufacture din yata sa Russia ng Favipiravir. Mm-hmm. So in case naman na talaga makita na proven siya, may mga sources naman ng gamot na ito. Amen. Okay. Doc, ako konting questions na lang. Yung Avigan ba, is it a prophylactic? Is it a cure, a treatment for COVID-19? Oo, sa ngayon, ang tinag-test natin at Tony Bruce is for treatment. No? Okay. Kailangan meron ang COVID-19, nag-positive na siya dun sa COVID-19. Okay. At in fact, nandun na siya sa medyo moderate. No? Yung okay. Tolerate na hindi pa naman grabe, may pneumonia na, pero hindi pa kailangan okay. bigyan ng oxygen. So dito, okay. Nakikita natin ang possible use ng favipiravir is for patients of mild to moderate na COVID-19. Of course, when you choose the yung group na bibigyan natin ng Avigan, syempre may mga hindi dapat bigyan. May sino yung mga tao na hindi na established na hindi pwedeng tumanggap ng Avigan, because of course alam natin baka magkaroon ng contraindications or magkakaroon ng baka ma-aggravate yung kanilang mga sakit. If I'm not mistaken, that's an HIV drug initially, di ba po? So parang so what if a person already has HIV? Okay. Okay. Meron tayong listahan, Attorney Bruce, kung tinatawag nating exclusion criteria, no, kung sino hindi maaaring sumali dito. Unang-una, mga bata, hindi pwede, no? 18 years old. Ay, hindi ako pwede. Hindi pwede. Pagkatapos, yung mga merong COVID-19 na kailangan na ng oxygen, hindi na rin pwede. Medyo mahaba yung listahan, pero isang naalala kong importante din natin na dito, na contraindication dito, naglabas na rin ng FDA ng several na mga advisories dito. Ang favipiravir, hindi siya pwedeng gamitin sa buntis, or dun sa nagpaplanong magbuntis. Kung magpaplano kang magbuntis, hindi ka dapat mag-take nito. In fact, kahit yung mga lalaki na nagpaplano na gumawa ng baby kasama ng partner nila or nagpaplano makabuntis, hindi sila pwedeng gumamit nito dahil may possible effect sa magiging anak in the next few months. So ang required natin dito, kung bibigay siya sa childbearing na mga tao, kung babae yata, kailangan mag-pills siya
or kung lalaki, dapat siguraduhin na mag-condom palagi. Kasi nga, yung gamot, may effect siya na possible kung magkaanak. Okay. Of course, last question on my part, sir. Kung bibigyan kayo ng chance, pwede ba nating iturok din yan sa mga opisyal ng PhilHealth or hindi sila qualified? Baka gumaling sila. Kaya nga, yun ang tanong ko. Ang sabi PhilHealth, hindi siya tinuturok tableta siya. So medyo madali, Atty. Bruce, ano? Iturok na natin para mas madali. Thank you po. Thank you, last question naman. Thank you na po. Okay na po ako. Nagjo-joke lang po. Isa na lang ako, Yusek, pasensya na. Update po sa vaccine, aside po dun sa sinasabi ni Pangulong Duterte na China na willing magbigay sa atin, no, for clinical trial. Meron pa hubang iba? Kasi may nababasa po ako galing sa Oxford naman po na parang nire-reproduce na rin po siya billions of it. Kasama ba tayo sa mga pwedeng clinical trial din po nila o hindi po? Well, yung sa ngayon, yung mga nasa phase 3 clinical trials, dumalami na, no? So meron sa London, sa America, merong tatlo, sa China, merong tatlo, sa Russia, merong isa. Nagko-coordinate sila ngayon sa DOST for screening, nag-create kasi sila ng vaccine expert panel para kung sino ang pwedeng mag-clinical trial dito. Ang gusto naman natin kasi talaga ay sana karamihan sa kanila ay sumali dun sa clinical trial sa Pilipinas, sponsored either by WHO or individually as companies. Kasi siyempre bago natin gamitin yung gamot sa pangmaramihan, maganda pa rin na nasubukan natin kahit sa mas maliit na segment lamang during a clinical trial. Pero meron lang ginagawang paraan ng gobyerno para mag-coordinate at makapag-clinical trials din. Mm-hmm. Okay. Maraming salamat sa inyong oras, Yusek, Eric Domingo. Sana nga po maging magamit na po natin yung gamot na yan soon. Salamat po. Ingat kayo lagi, sir. Stay safe. Salamat. Thank you. That's Yusek Eric Domingo ng FDA. Attorneys, tayo yata ay kailangan mag-break. 9:04 ng umaga, mga kapatid. Babalik po ang Ball Jack. Sa funds with benefits mo, di na ba nag-e-enjoy sa kanya? Sa pag-ibig, the more you save, the more you get. Think long-term para no regrets. Give more to your pag-ibig, get more love in return. Sa pag-ibig fund, your dreams will come true. Upgrade your pag-ibig now. Upgrade your monthly savings today. Visit your nearest pag-ibig fund branch. This is a paid advertisement. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards, plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita, aksyon, aksyon, aksyon. News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Ikinalungkot ni PhilHealth President at Chief Executive Officer Ricardo Morales na hindi na respeto at isinapubliko pa ang kanyang medical treatment sa gitna ng mga alegasyong may talamak na korupsyon sa ahensya. Una nang inihayag ni Morales na hangga't makakaya, kahit sumasailalim siya sa medical treatment sa sakit na cancer, ay haharap siya sa pagdinig ng Kongreso at Senado bilang pinuno ng PhilHealth, pero hindi umano nirespeto ang kanyang privacy dahil sa pagkalat ng kanyang medical certificate. Nilinaw ni Morales na dadalo siya sa Senate hearing bukas sa pamamagitan ng online dulot ng kanyang kalusugan. Nakapagsumitin na rin si Morales ng kanyang medical certificate sa Senado para payagan na gawin na lamang online ng kanyang pagdalo sa hearing. Pinayuhan na rin kasi si Morales ng kanyang doktor na mag-leave of absence na muna. Sa ibang balita, idineklara ng Marawi sa Lanao del Sur na local transmission ng sanhi ng pagkalat ng COVID-19 sa kanilang lugar. Ito'y matapos madiskubring hindi travel history sa labas ng Lanao del Sur ang dahilan ng 21 tinamaan ng virus doon sa loob ng isang buwan. Ikinasana ng LGU mga precautionary at safety measures ng public at private healthcare providers at iba pang stakeholders sa naturang lugar para sa posibleng pagtaas ng hinihinala at kumpirmadong kaso ng virus.
sa 21 nagpositibo sa COVID-19, 3 taong gulang na batang lalaki ang pinakabatang tinamaan habang 65 years old naman ang pinakamatanda. Pinaigting na rin ng mga otoridad doon ang contact tracing at isolation sa mga nakasalamuha ng mga nagpositibo sa virus. Samantala, pumanaw na si Senior Citizens Party List Representative Francisco Datol Jr. Ito ang kinumpirma ni House Secretary General Jose Luis Montales. Hindi naman binanggit o idinetalye pa ni Montales ang sanhinang pagpanaw ni Representative Datol. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Transmitting live. Transmitting live from our brand new studios at TV5 Media Center in Reliance, Mandaluyong. By land, by sea, and on air. Mula sa pinakabaksyong newsroom sa buong bansa. 25,000 watts. Radyo 5, 92.3 News FM. Iwanan mo na ang lumang tunog ng AM. Bruce at Jess, DJ sa umaga. Bolja sa Radyo 5, 92.3 News FM. Babalik po ang iyong pambansang pampagana sa umaga. Ito po ang Balljack. Ako po si Attorney Bruce Rivera. At ang inyong pambansang panginis. Ako po si Attorney Jess Alces. Ako po si Mel Los Baños. Good morning po sa inyo. Mula sa issue kanina ng COVID-19, medyo talon lang tayo ng konti. COVID-19 pa rin, pero pag-usapan natin, attorneys, mga kabaljak, kaligtasan ng ating mga sundalo laban sa virus, paano nga ba masisiguro? Dahil 1,137 na sa bilang ng tinamaan ng COVID-19 sa hanay po ng ating AFP. Mahigit 1,000 na po. Isa ring senior officer mula sa Philippine Navy ang namatay dahil sa virus. Makakausap natin ngayong umaga live sa ating StreamYard si Major General Edgardo Arevalo. Siya ang spokesperson ng AFP and of course Commander AFP Education Training and Doctrine Command. Major Gen Arevalo, good morning po sa inyo at welcome po sa Balljack. Bakit itim lang ang nakikita kong screen? MGen, good morning. General, good morning. Kanina okay na siya. Nakita na natin kanina si General Sige, habang wala siya, hintayin natin siya. Pero grabe no, attorneys, hindi tatahi-tahimik lang, pero higit 1,000 na pala sa ating mga kasundaluhan ang tinamaan na rin ng COVID-19. Mga frontliners kasi sila, attorneys, eh, di ba? That's like 10%. Kung 130,000 ang total cases natin, with 1,100 soldiers, that's 10%. Tama ba? Or 1%? 1%. 1%? Walang kwenta talaga yung 1%. Math ko. Pero malaki din yun. Feeling ko naman magaling ako sa math. Ayun, anyway. Kasi nga frontliners din sila, attorneys. Hindi lang mga doktor at nurse. Lalo frontliners din ang mga kasundaluhan, mga checkpoints, mga nag-iikot. Diba? Hanggang sa mga barabarangay, lalo yung mga naka-lockdown, silang mga nandyan nakapwesto talaga. So hindi ka na magtataka kung bakit tinatamaan ang marami sa kanila. So maganda ang pag-usapan, no? Mm-hmm. Paano nga ba masisiguro ang kanilang kaligtasan, hindi ba? And police, of course. Madaming police, di ba? Parang ano bang sinabi ni General Eliezer dati sa atin? 2,000 plus? 3,000 plus ang na-infected? Hindi ko maalala. Pero hindi ako magtataka. Hindi ako magtataka. Kasi nga kung saan yung mga bawal, for example, mga lockdown areas, sila yung nandun na nakaposte, hindi ba? Tapos, yung mga barangay naman, alam mo ako, gusto ko rin malaman yung mga barangay officials ha, na tinatamaan. Kasi sila din, nakapronta rin sila. Diba kapag nga isang pamilya naka-quarantine sa bahay, kapag wala silang mautusan bumili, diba supposedly yung mga taga-barangay, sila yung taga-bili naman. Oo, so exposed din talaga sila. So ito yung mga frontliners natin na hindi natin masyadong napapansin. Aminin natin, hindi ba? Natin masyadong napapansin, pero mga frontliners din talaga sila, hindi ba? Kawawa. Okay, wala pa si MGen. But kung anyway, wala pa si General, natin. Ano, may mga grupo ng doktor kasi hindi ko lang alam kung na, ano nyo, second opinion. Ayun na siya.
mass testing ng mga sundalo. Ayan na. Okay, sige, kausapin na natin ang spokesperson ng AFP Major General Edgard Arevalo. Sir, magandang umaga po. Malinaw ho ba kami sa inyo? Malinaw na malinaw. Mayan, Attorney Bruce and Attorney Chess. Attorney Jeff. Ayaw mo yan, sir. Magandang umaga po. Okay, Major General Arevalo, yun nga po na pag-usapan namin kani-kanina lamang. Mahigit 1,000 na po palang tinamaan sa hanay po ng kasundaluhan ano, ng buong AFP. Paano nyo nga po ba sinisiguro ang kanila pong kaligtasan? Lalo't kayo po ay talagang mga frontliners din naman, ano, na hindi lang po masyadong napapansin, pero frontliners po talaga ang mga sundalo. Well, una sa lahat, ano, sinusunod pa rin natin yung ating tinatawag na operational concept, ano, or concept of operation, which is to detect, to isolate, to treat, and prior to the reintegration to the community or to the workplace. So yung detection, ginagawa natin yan sa pamamagitan ng pagsasagawa ano, ng mga contact tracing, kung meron kakaroon ng positive. And of course, after that, meron tayong isolation facilities sa ating armed forces of the Philippines, kung saan-saan bawat iba-iba nating kampo ay meron tayong quarantine facilities para sa mga sundalo natin. Umaabot ng 7 na quarantine facilities yan. And then meron din po tayong after our isolation, meron din po tayong treatment facility. Kapag nag-positive na po, dinadala na po natin yan sa Biluna Hospital. No? At yun pong in excess doon na hindi natin ma-accommodate sa Biluna Hospital, dinadala naman po natin sa iba-ibang quarantine facility kagaya ng Ninoy Aquino Stadium, World Trade Center, at dito po sa Ninoy Aquino Stadium, kung saan miyembro din po ng Armed Forces of the Philippines, mga medical health practitioner natin ang nagmamanage at nagpapagalaw ng mga quarantine facilities na yan. And then after that, ano po, saka pa lang po natin sila nire-reintegrate. But apart from all this, sabi nga natin, an ounce of prevention is better than a pound of cure. So nagiging maingat po tayo sa ating ginagawang mga proseso, lalo-lalo na po sa pag-observe natin ng social distancing, pagsusot ng mask, pagsusot ng face shield. At kung nakikita man po ninyo dito na wala po akong face mask dahil po may antivirus yung aking computer at ang aking camera. Kaya po, safe po tayo. Opo, but be that as it may, let it aside, eh, ginagawa po natin ang lahat ng kaukulang pag-iingat ayon po sa atas ng ating Chief of Staff, si General Gilbert Gapay. And Jen, ako po curious lang. Yung sinasabi niyo, an ounce of prevention is worth a pound of care. Like, how do they prevent? For example, MGen, provided po ba sabon, alcohol, disinfectant, face shield, mask sa mga sunda, sa mga miyembro po ng AFP? Can we say Ama that? Po. Or baka naman, o baka po face shield lang at mask at kanya-kanyang bili na po ng alcohol? Paano po ba? Well, unang-una, meron po tayong budget na in-release para dyan sa mga basic necessities na yan para sa ating mga frontliners. Pero kasama naman po sa inisyatibo ng bawat isang miyembro ng AFP na kung meron pong mga kakulangan dito at hindi kaagdiat mapunuan, alam naman po ninyo, sa panahon ngayon, napakamabilisan ang ating mga kilos, tumutulong na rin po tayo to provide for ourselves. So, yung mga maliliit na bagay, kagaya ng mga simpleng alcohol, for example, kung kinakapos po ang supply at hindi agad nakararating. But by and large, nag-allocate po ang ating sandatahang lakas ng Pilipinas ng portion of our budget para po ipambili ng mga gamit para sa COVID-19. At ito po naman ay ating ginagamit sa ating pang-araw-araw na operation. Sorry po, isa na lang. Kasi po, MJ, napapansin ko po sa mga checkpoints na napupuntahan ko, iba-iba po, meron pong mga sundalo na ang kanila pong face shield, acrylic talaga. Yung talagang, ano mo yun, panglaban. Meron po akong nakikita na ano lang po, parang plastic lang po, yung usual na sinusuot na ganun. So meron po bang uniform dapat na, ito talaga yung face shield for them na dapat pangbakbakan kasi nasa mga checkpoints sila, sir eh. Diba dapat uniform po ang each other? That's a good point, ano po. Sa ngayon po, wala po tayong pwedeng tawagin na uniform, ano po, na face shield at uniform na face mask. Kasama nga po yan sa ating ina-address. But above all else, ang muna po natin ay functionality bago po ang uniformity. But tama po kayo yan, kailangan po natin gawin ito. Kaya po yan ang ating ginagawang mga practices, best practices sa ating mga checkpoints.
Opo, sana man lang at sir no, ang acrylic man lang para po talagang pwede po sa bakbakan. Okay, go ahead, attorney. Opo. May mga tanong po kayo. MJen, opo, itong 1,100 plus na sundalo natin na nag-positive, over the last 5 months po yon, I assume, and then correct me if I'm wrong, kaya po ba natin sila na test or na-detect kasi nagka-symptomas or may mga madami ding asymptomatic sa ating mga sundalo? Ano po yung kalagayan nila? Well, marami tayong instances ano, umabot yan ng ganyang bilang sapagkat nagpositibo po yan sa mga swab test na ginagawa natin. And after that, magkaroon tayo ng swab testing kung sino po yung nagpositibo. Immediately, gumagawa po tayo ng contact tracing. Tinuruan na po ng ating mga medical and health practitioners ang ating mga sundalo kung paano isasagawa ang contact tracing. At pag nagawa po natin yan, may mga protocols na rin po tayong susundan kung paano ang ating gagawin. We even go to the extent of a lockdown ng ating particular offices kung meron na po tayong sinasabing critical po yung kanilang yung numero. Ano? And then, nagkakaroon din po tayo ng mga pagbabago sa ating workplace, kagaya po ng pagkukonfigure ng ating mga offices upang magkaroon ng physical distancing. At kung ang nature po ay talagang hindi ganun kalaki yung opisina, then we enforce a putting of certain barriers, sabi ako natin, just to conform to the basic minimum health protocol na itinatadhana ng Department of Health. And apart from that, sinasabi din po natin, kung meron po tayong pangailangan, kagaya po ng itinatadhana ng ating polisiya, ay meron po tayong 50% skeletal workforce na ini-enforce ang mga iba't ibang tanggapan ng ating armed forces. Except, of course, yung mga units na very essential and critical, yung role na kanilang biniperform. At kung magkaganon po, ay mas mahigpit po tayo sa pagsunod ng mga health protocols, paghugas ng kamay, paggamit ng face mask, face shields, gloves, pag-alcohol or hand sanitizer sa bawat nook and corner, pagpasok pa lang ng mga opisina, sa front desk pa lang, meron na po tayo niyan. And in every corner, you will be seeing alcohol and yung mga disinfectant. Yung iba, disinfectant, they opt to have one for themselves. Ano? Parte na po ng uniform namin yan, na may nakabulsa na po tayo na maliit na bote ng alcohol, hand sanitizer o ano pa mang iba na pangontra sa germs. MJen, or ako po ang huling tanong ko na lang doon sa sinabi niyo pong swab testing. Magandang balita na swab testing pala talaga. Sobrang yung best na testing, no? Pero ang dating sa akin sa sagot niyo, parang regular or periodic po ba? Tama po ba? Paano natin tinitest ang ating kasundaluhan? Kasi like healthcare workers, nag-call na ang ating healthcare workers community for mass testing, which means regular or periodic po sana yung testing sa ating mga frontliners na doctors, nurses. So sa mga sundalo din po ba, regular or periodic ang ating testing? Well, masasabi po natin na doon po natin inuuna sa mga symptomatic. Ito po, pag nagpakita ng symptoms, whether sure tayo or whether those are to a larger extent, possibly COVID-19, pag may mga symptoms, halimbawa, nalagnat, ubo, or mga sore throat na gaya niyan, immediately to play safe, nagkasagawa na po tayo ng gold standard na RT-PCR test. And buhat doon, pag nag-positive, contact tracing po talaga lahat tayo kaagad. At kung makikita po natin na lubhang marami na at nakakaroon ng pagtaas ng bilang, then ang ating pong aggressive action is to lock down that particular office or unit as the case may be for a certain period of time, say 14 days, and after that, isolated ka agad, ina-isolate ka agad natin. Kasi yun ang napaka-importante nakikita natin. And then yung iba naman, without having to do RT-PCR test, for example, sa checkpoint, pag na-deploy na po sila ng 14 days, o ganun din po yung mga doktor at nurses natin sa mga quarantine facilities, pag na-deploy po sila sa loob ng 4 na araw, pag pinalitan po sila ng next shift, 14-day quarantine po sila, automatic, bago po sila mag-resume ng duty. This is to ensure that we have a system in place upang sa ganun, sabi nga natin, na protektahan natin ang ating mga sundalo sapagkat sila po, ang sabi nga ninyo kanina, ni Ms. Mayan, pati frontliner po tayo, hindi lamang po tayo sa checkpoint, maging sa pagbibigay po ng ayuda sa ating mga kababayan, pagbibigay po ng pagkain sa pamamagitan po ng ating mobile kitchen, and of course, yung pagpapatuloy pa rin ng ating combat operations laban sa mga terorista, Abu Sayyaf, NPA man yan, o ibang local terrorist group, rebelde, opo, tuloy-tuloy po yan. Hindi po yan humihinto sapagkat ito pong mga kalaban ng katahimikan ng ating bayan.
Hindi rin humihinto. Katunayan, humahanap pa ng tiyempo upang makasingit na sa kabila ng umiiral na pandemya ay makagawa pa rin po sila ng terrorist activity sa ating mga kababayan, which so far masasabi po natin na tayo ay successful in preventing. Good protocol, sir. Attorney Bruce. Okay, sir. Yung numbers ng mga nahawa ng COVID, alam natin, how many naman ang namatay sa military na hanay nito, sir? Actually, Panyero, bali 10 no? 10 personnel na kasama ang umano sa COVID-19. Okay. Kasama po ba yung mga napatay ng mga rebelde at mga terorista habang they were doing functions related to COVID? Wala pong outright data niya sa ngayon, ano? But we can say na kasama po kasi sa bilang na ito, yung numero na binanggit natin, 1,137 na mga nagpositibo na dito sa COVID-19. Lahat-lahat na po yan sa buong armed forces, sa buong Pilipinas na kinakaalap natin ang numero. Kaya nga, ganun na lang po ang tagubilin ni General Gapay. Kailangan pong maging maingat tayo sa ating paggawa ng ating tungkulin, ng ating misyon. Siyempre, kahit po yung mga issue ng social distancing when we are in combat operations, may iba na naman po tayong protocol na sinusunod doon. But sabi po natin, side by side, we have to take these things into account because in this difficult time, we cannot fail our people who are relying heavily on your armed forces for the security and prevention ng pagkalat, hindi lamang ng pandemya o ng virus, kundi maging ng mga teroristang grupo. Salamat po, sir. Ay, ako may isa pa ako, sir. Okay ka na, Attorney Bruce. May isa lang ako yahabol. MGen, paano po ang na-miss out ko lang, MGen. Paano po ang shifting ng mga sundalo, kunwari po sa mga checkpoints? Do they have like 2 weeks sila ngayon, then 2 weeks sila pahinga? O hindi po afford yan dahil po sa dami ng kailangang tauhan na checkpoints? Alam po niyo, ideally, ginagawa po natin yan, yung 14 days, just as I mentioned kanina, na 14 days, pero kung minsan po umaabot ng 21 days and in extreme cases, umaabot po yan ng isang buwan. But we make sure na for 14 days ay nakapag-quarantine sila. Sa totoo po, talaga pong napakahirap ng papel na ginagampanan ng inyong mga sundalo, and we appreciate our people who take into account. Ano? Opo, yung iba po, kina-accuse pa po tayo ng militarization. But of course, this is not true. It's only that your armed forces is disorganized. We have the equipment, we have the capability, and we have the personnel na merong training at exposure at karanasan. Ano? Hindi lamang sa panahon ng pandemya, kundi sa panahon pa ng iba't ibang crisis, sakuna at kalamidad kung saan parte po ng misyon ng AFP ang humanitarian assistance and disaster response. Ako, sir, habol din ako na isang ano lang, sir. Yung 1,100 nating mga sundalo, ilan bang total natin? Para lang ma-estimate ko din po na parang yung 1,100 in relation with ano po yung total number of soldiers natin sa AFP. Ang bilang po natin ngayon is about 160,000 po ang kabuang bilang ng ating armed forces sa Philippines. Sana healthy lahat. Sa MGen, itong mga tinamaan na ito ng mga sundalo na 1,000 plus, na-trace nyo ba, sir, kung meron dyan na nakahawa sa kanilang pamilya? O wala naman po? Talagang sila lang ito? Meron din po. Meron din. Kung kaya nga po yung kanilang mga immediate dependents, yan po naman na-entitled din para sa healthcare. At sila po ay binibigyan din natin ng tulong, particular sa AFP Medical, sa Biluna Hospital. At kung meron nga pong pagkakataon na mag-exceed na po natin yung level of capability ng sarili nating hospital, we are sending them, lalo na po yung mga mild symptoms, doon po sa ating mga quarantine facilities. And sa Biluna, sir, tama ba? Ay, sorry, isa lang. Pag Biluna, sir, tama ba free of charge po ang lahat ng pagpapagamot ng ating mga para po, sundalo po? Opo, para po sa sundalo at sa kanilang mga direct dependents. Kung kayo po ay may asawa, yung inyong pong sawat anak. Kung kayo naman po ay binata din ang inyong mga magulang, kung senior citizen na po ang inyong mga magulang at kayo may asawa, kabilang na rin po sa tinatawag na direct legal dependent. Bongga. Would you have data ilan ng ating active cases dun sa 1,100? Ilan yung recovered? Baka naman konti na lang yung active cases dun sa... Yes, opo. Ang active lamang ay 473. Ang nakarecover ay 138. Pero ang cleared at nakabalik na sa kanilang trabaho, 516. Yung 138 na recovered, hinihintay lang po nila yung kanilang medical clearances. Pero yung pong mga cleared na talaga, 516.
Get well soon sa 400 na active. Ingat po sa lahat ng mga sundalo. Sir, kayo rin po, ingat kayo. Maraming maraming salamat po sa inyong oras, Major General Edgard Arevalo. Sir, ingat po kayong palagi at dasal po namin mag-ingat din po lahat ng mga kasundaluhan natin. Mabuhay po maraming kayo. Maraming salamat. Magandang umaga. Stay safe, stay healthy. God bless you. Thank you, sir. Thank you so much. Okay, that's Major General Edgar Arevalo, ang spokesperson ng AFP. 3 minutes, pwede pa tayo mag-discuss, attorney. So, kahit pa paano pala, no, nag-ano naman sila, may 14 days may na 15. Quarantine after nila. O, mahalaga yun, attorneys eh. Lalo parang healthcare workers na, no? Di ba ganun? Two weeks. Hindi mo nga, ata, nagagawa pa ba ng health workers yung 14 days na yan? Di ba parang may reklamo na kawawa. Nga rin. Nagagawa. Kaya ako tinanong kung madami ang ating mga AFP, 160,000, at least madami pa ang shifting. Of course, sana 1,100 na lang yung mahawaan. Pero sa healthcare workers kasi, talagang hirap na sila kahit mag-shifting-shifting. Eh. Tama. Yeah. Talo papuno ng papuno. Kasi parang, di ba, Attorney Jess, Attorney Bruce, kung bagay yung mga tinatauhan ng mga sundalo at mga polis, yan na yan, fix na yan. Hindi kasi gaya nung sa mga ospital na padami ng padami. So, mas kailangan mo ng mas maraming force na doktor at mga nurse. So, sila nga yung mga, may na-interview tayo before eh, yung nurse na nagre-reklamo na sabi nga niya, hindi na nangyayari yung 14 days na sa Lazaro Hospital. They have to be present para doon sa mga pumapasok na mga pasyente. Na-bring up ko lang, attorney, kanina yung face shield. Kasi parang naaawa ako doon sa ibang mga sundalo na yung face shield nila, yung parang plastic lang talaga na yung parang pang-residente lang, pang tayo. Eh tayo naman, hindi naman tayo frontliner, so okay lang naman yun. Feeling ko kasi sana gastusan man lang ng talagang acrylic na talagang matibay yung kanilang mga face shield. Kasi imaginin mo yung dami ng tao na nakakaharap nila doon pa lang sa mga checkpoints. So, kailangan talaga matibay yung mga gamit nila. So, lalang. Gusto ko lang mag-demand na sana ganun. And yun nga, libre alcohol and everything pang disinfect para hindi sila magtipid sa paghugas ng kamay at pag-alcohol, hindi ba? Deserve naman nila yan. Tama. May mga nag-hoarding na ngayon ng face shields eh. Tapos nagbebenta ng mamahalin. So, ang mahal na daw bigla ng face shield. Yung mga hinayupak na kayo ha, tandaan nyo nung face mask ha. Paalala ko lang sa mga nag-hoarding. Yung mga nag-hoarding din ng face mask, nahirapan po kayo magbenta after a month kasi nagmura na. So kayo mga hinayupak na nag-hoarding din ngayon, malulugi din kayo in a month kasi masyadong minamahal nyo. Kaya tandaan nyo yan. Face shield attorneys, ano yung usual na nakikita natin face shield na parang plastic siya, ganyan, yung acetate. 300 na lang yun, attorneys. Ngayon daw, 70 pesos na isa. Sa mall, 99 pesos isa. O kayo talaga, kapag nangangailangan, tinataasan niyo yung presyo. Kayo talaga. Pero siguro nakakaloka. Eh, nagninegosyo lang naman kami. Kailangan din namin ng pera. Siguro yun ang sabi nila, no? Okay. Attorneys, nako, papunta na po kami sa huling yugto ng Boljak. Sana naman po may sumagot na taga PhilHealth sa amin. Tumataas na po yung mga kilay namin. Kanina para po kayo tinatawagan ng amin pong mga staff. Sumagot naman po kayo dyan, mga taga PhilHealth. 9:30 ng umaga, mga kapatid. Promise, hindi ako magsasalita. Promise. Sumagot lang kayo. Sumagot kayo, utang na loob. 9:30 ng umaga, mga kapatid. Babalik ang Boljak. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. Iahain sa Korte Suprema ngayong araw ng grupo ng mga journalists, lawyers at human rights defenders ang 27 petisyon para mapawalang bisang anti-terrorism law. Ayon sa Center for International Law Incorporated o Center Law, inihihirit nila sa Supreme Court na maglabas ng temporary restraining order o preliminary prohibition injunction sa anti-terrorism law dahil kontra umano ito sa mandato ng 1987 Constitution. Gait ng mga petitioner, nilalabag ng batas ang fundamental rights kabilang ng freedom of speech, right to freedom of peaceful assemble at right to freedom of association. Sa ibang balita, may kauna-unahan ng tinamaan ng COVID-19 sa Sagada Mountain Province.
Ayon sa Mountain Province Disaster Risk and Management Office, isang 29 anyos na frontliner ang unang kaso nila ng COVID-19 na wala namang history ng pagbiyahe sa labas ng kanilang probinsya. Nabatid na asymptomatic ang pasyente. Siyam na ang kumpirmadong kaso ng virus sa iba pang bahagi ng Mountain Province kung saan 5 rito ang aktibo habang 4 naman ang nakarecover. At yan ang balita. Ako si Mon Gualvez ng Radyo 5, 92.3 News FM. Aksyon! 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 News Update! Ang Aksyon News Update ay inihatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. The game you love is home. Slam, count it, and the foul! The NBA is now on Signal. Feel the excitement and share the winning moments. Catch live NBA games every day on NBA TV Philippines. Subscribe now to Signal. Call 888-8555. Select live NBA games are also available on TV5 and One Sports. NBA, whole new game. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Attorney B at Jace Omaga. Ball Jack. Sa Radyo 5, 92.3 News FM. Okay, nagbabalik po ang inyong pambansang pampagana sa umaga, 9:34 in the morning. Sa ngalan po ni Attorney Bruce Rivera, nababalik in a while, nag-ano lang po, break. Ako po si Attorney Jess Falses. Ako po si Mayan Los Baños. Good morning po sa inyong lahat. Papunta na po tayo sa huling yugto ng ating programang Borjak sa Lunes, ng maulang Lunes ng umagang ito. Kausapin natin, Attorney Jess, ano? Si Ma'am Eileen Lucero ng National Coordinator Eco-Waste Coalition. Pag-usapan natin, dahil nanawagan ang grupong Eco-Waste Coalition sa gobyerno na pagmultahin at panagutin yung mga hindi nagsasagawa ng tamang pag-dispose sa mga face mask at PPEs. Live sa ating stream yard, si Ma'am Eileen Lucero. Ma'am Eileen, are you there na po? Good morning po sa inyo. Magandang umaga, Mayan, at magandang umaga, Attorney Jess. Looking okay. Good, ma'am. Good morning po. Miss Mayan, good morning, ma'am. Sige. Ako actually, basic muna, bago dun sa pagmumulta, gusto ko magpaturo para sa mga netizens at lahat ang nakikinig sa atin ngayon, paano ba ang tamang pag-dispose ng mga face mask at PPEs? Para talaga, kasi baka sabihin ng mga kababayan natin, pag pinagmulta sila, hindi naman namin alam kung paano. Kala namin basta itatapon lang. So mainam po galing sa inyo, paano po ba ang tamang pag-dispose? Tapos ko nang gamitin yung mask buong maghapon, ano na pong gagawin ko? So, siyempre, yung mask, siyempre, itong mga medical mask, disposable. So, yung sabihin, one time lang gagamitin. Kahit nakikita nyo na hindi pa ito nabibitak-bitak, ay huwag nyo na pong gamitin. So, siyempre, tatanggalin mo sa tenga mo. Dapat hindi mo siya hahawakan. Sa likod lang yung hawak at ibabalot mo siya. Yung mismong tali dun sa face mask, yun yung gagamitin mo pang rolyo dun sa yung nagamit na face mask. Pagkatapos, kailangan ibalot mo siya sa isang papel. Pwede yung mga used na papers na ang igamitin mo, pabalot doon. Tapos ilagay mo siya sa isang sisidlan bago mo siya ilagay sa basurahan. Dapat lagyan mo siya ng label na ito ay infectious mask or used mask. Yan. So meron siya dapat separate na lalagyan. Hiwalay dun sa mga household waste na nakikonsume natin. So ganun siya dapat ginagawa. Mm-hmm. Okay. Ito pong puntahan natin yung panawagan ninyo, no, na papanagutin. Gano'n ho ba karami or meron ba tayong data na talagang sandamakmak ho ba yung mga hindi maayos na na-dispose na mask at mga PPEs? Kasi ito ay delikado ha kung hindi na-dispose na maayos. Oo. Miss Mayan, sa bahagi ng Eco-Waste Coalition, syempre wala pa kaming data kung gaano ba talaga karami. Ang meron na kondak ang Eco-Waste Coalition, ito yung mga snapshot, sabi nga yung documentation, photo documentation na pinuntahan namin sa iba't ibang lugar at nakita namin na nagkalat sa kalye, nagkalat sa mga malapit sa tubig.
So, ito yung mga nakita natin. At hindi lang ito yung mga iilang piraso, kundi bulto-bulto, yung tipak-tipak. Ibig sabihin, madami kaming nakita na sa isang lugar. Halimbawa na nakita namin dito sa Mirizal Stadium na pinag-iwanan ito mga LSIs na nandoon lang sa isang basurahan. Sabi niya, nakabuyang-yang. So, then pwede siyang nilalangaw, may mga ganon. So, yun yung delikado na naka-expose talaga yung mga mas na to. At nakita natin, ang dami. Kung isa na lang ang order ni Jess, kulto-kulto po yung nakikita ninyo, are you saying may mga, kasi kung ganon, baka galing po sa mga ospital or mga health facilities. Ibig mo bang sabihin, may mga ganun kayong nakikita ng mga health facilities na hindi humaayos ang pag-dispose ng mga mask and PPEs? Oo. Yung nakita namin, actually, hindi namin alam kung sa health facilities to, pero ang nang pinakasigurado, sa communities ito. Kasi sa community area yung nakita namin. So, syempre, sa dami ng populasyon, sa isang komunidad, sa isang barangay, yung sabihin nun, by figures times one kaagad yun, di ba? Kung sila lahat ay gumagamit. At ito yung nakita namin dun sa mga areas na to. At alam naman natin na dahil ito ay disposable, so one time gagamitin, so pwede na pinapalitan lahat ito at ito na nga yung mga resulta, yung pagtatapon nila ng mga disposable mask na makikita sa mga kalye. Ma'am Aileen, opo, maganda panawagan yung ano nyo po, no, advocacy kasi nga, syempre, since Taal Volcano Eruption, dumami na yung paggamit ng mga Pilipino ng surgical mask for health workers or for not, no? Of course, mga ordinaryong tao, nakakabili din ng surgical mask. And medical waste yon, that constitutes medical waste as you would want to call. Ang nakikita ko dito, ma'am, yung panawagan yung multahin, ang tanong ko po, sa inyo po bang research or meron kayong panukalang batas? Kasi sa alam ko, ang Clean Water at saka Clean Air Act, yung pagmulta po sa pagtapon ng medical waste, napaka-limited lang ng mga scenarios kung saan po siya pinagbabawal or pwedeng multahin. For example, Clean Air Act, bawal mo siyang i-incinerate or sunugin yung medical waste. Sa Clean Water, yung mga ships or vessels, bawal nila itapon sa dagat or sa tubig. Pero yung sinasabi niyong sitwasyon ngayon, like yung mga naiiwan na bulto-bultong mga medical waste sa stadiums and what, parang walang ganyang batas. So, ano po yung advocacy niyo when it comes to sa panawagang multahin? Paano natin gagawin yan? Oo. Kung babalikan natin, no, noong April 9, naglabas ang DILG ng isang memorandum. Ito yung 2020-071. At dun sa memorandum na yun, hinihikayat na ang bawat isa ay gumamit ng face mask para nga dito sa COVID-19 at para hindi lumala yung mga mahahawa. So, ang tingin ng Eco-Waste Coalition, dapat ay mag-build dun mismo sa memorandum ng DILG ay isama niya yung disposal, yung proper disposal nitong mga mask. Kasi pinagamit mo nga sila, inurge mo sila, pero yung dulo na paano nga ba ito i-manage ay wala doon sa memorandum. So, kung titignan natin, pasok sa RA 9003 yung anti-littering. Ah. So, sa RA 9003, meron na siyang penalties doon. At yun lang yung dapat ibigyan ng pagtingin na kailangan ito ay naaayon ma-implement. Ma-implement tas naaayon sa mga existing na batas na natin. Wala pa po kaming na-interview na healthcare worker or doctor, pero if you would know, would you be able to answer, paano ba dinidispose ng mga ospital yung kanilang medical waste? Not yung ibang medical waste na I'm sure may protocol na sila, pero like ito nga, pati health face masks and PPEs, I'm sure the hospitals, yung mga one-time use na PPEs tsaka one-time use na N95 or face masks, I also don't know how they dispose of it. Would you know po? And baka yun yung solution din for LGUs and people. Sa ngayon, actually doon sa mga ilang kakilala namin na hospitals, sinasabi nila ngayon na everything sa hospital ay considered hazardous. So ibig sabihin, kahit na hindi yan PPE, hindi yan face mask, kundi balat lang yan ang galing sa fast food or everything, sama-sama na ngayon yun at kinukonsider na yun as hazardous dahil nga baka mamaya meron siyang COVID waste. So, saan po tinatapon yun, Ma'am Aileen?
May special landfill ba? May special basurahan ba na iniipon yung mga basurahan ng mga ospital? Oh, ang hospital ay merong ka-partner o kakausap na na accredited waste treater. So ito yung kumukolekta ng kanilang mga basura at ito ay tinitreat muna bago nilalagak sa isang accredited na storage area. When you say storage area, landfill, kasi bawal ang incinerator dito. Tinitreat muna nila ito, yung iba pinipelletize para mas maliit. So, ganun yung ginagawa nung ibang hospitals. Alright. Okay. Attorney Bruce, you have a question? Medical waste. Tamang pag-dispose ng mga mask at PPEs. Nakakatakot yan. So, actually, okay na ako. Medyo sa malapaki ang dam ko. Okay. Sige. Okay. So, kung wala na tayong tanong, siguro ma'am, huli pong inyong panawagan muli sa lahat. Kasi lahat naman po tayo gumagamit na ngayon ng mask. Maybe not everyone's using PPE, pero everyone's using mask. Ano, ano po ang panawagan niyo sa tama lang po na pag-dispose nito? Ang Echo East Coalition ay nananawagan sa mga publiko, sa mga nakikinig ng Balljack ngayong umaga na to, na kung hindi naman kakailanganin na gumamit ng disposable face mask, medical mask, ay gumamit na lamang ng reusables. Ang sabi naman ng WHO, dapat ang gumagamit lang nito yung may sakit, nag-aalaga sa may sakit, at yung mga vulnerableng tao. So, kung hindi naman kayo nagpo-fold under the category, ay gumamit na lamang kayo ng reusable mask. Pwede rin itong i-disinfect. Pwede rin naman itong labhan. So, makakales yung gastos ng bawat isa at makakatulong dun sa pag-sugpo, dun sa pagdami ng mga nagkalat na face mask. Sa mga LGUs, ay hinihikayat namin kayo na magkaroon ng ordinansa para maayos Sarat management. Gaya ng ginagawa ngayon sa City of Manila at sa Davao City, meron sila kinakraft na ordinances na magpe-penalize dito sa mga tao na sinasabi nga indiscriminately nagtatapo ng kanilang mga face mask kung saan-saan. So, dapat maging responsable ang bawat isa. At let's all do our share para hindi na kumalat yung sakit ng COVID-19 at at the same time mag-share din tayo para hindi na magkabaha o hindi na magkaroon ng panibagong problema after the COVID-19. Okay. Alright. Maraming salamat, Ma'am Aileen Lucero, National Coordinator ng Echo Waste Coalition. Ingat po kayo, Ma'am. Mabuhay po kayo. More power to you, Ma'am. Thank you. Ms. Aileen Lucero, na National Coordinator po ng Echo Waste Coalition. Tama rin yun, attorneys, no? Mabuti rin na nakausap natin siya. Kasi baka mamaya after pandemic naman, problema naman natin, nag-clog naman sa mga, ano natin, mga kanal natin sa mga dagat, yung mga mask. Ano? And let's remember na madumi ang mga mask at ang mga PPE. So dapat talaga dispose ng maayos. Sana, di ba yan yung pinadala sa atin ng Canada dati? Yung mga gamit nila sa ospital? Medical waste. So baka padala natin sa kanila ulit. Ibalik natin. Return the favor. Diba? Okay. Attorneys, we have a lot of comments. Baka gusto natin basahin ito. Si Kuya Jun Ray, na. Paki-greet daw si Alan. Miss ko na yan. Si Kuya Jun Ray, ha? Paki-greet daw si Alan N. Alconcel ng Aeroplast. Kuya Jun Ray and Alan Alconcel ng Aeroplast. Good morning po sa inyo. Morning po. Kayo, lahat ng mga security guards natin dyan sa TV5, kung yung mga sundalo, frontliner ng gobyerno, yung mga security guards natin sa TV5 ang frontliner ng TV5. Sabi po ni Ampolodto Lisa, I just want to greet my friends who is a Coast Guard frontliner who are being isolated now and they are staying at Quirino Grandstand. Kawawa naman. While waiting for the results, I was just wondering why in Quirino Grandstand, I hope all of you guys would be negative. God bless you all. And to the Balljack, show more power, guys. Ay, salamat. Salamat. Almudi Ambolodto. Lisa. That's the best, eh, no? Ang best greeting ngayon, ako talaga, I will own it. Stay negative. Kahit nega ka sa buhay, okay yan ngayon. Panahon ng COVID, stay negative. Sabi ni Brian Canlas, good morning po Attorney Bruce, Attorney Jess, and Professor
Mian. Bongga to. Salamat po sa ating magigiting na mga frontliners. Kudos sa ating mga kasundaluhan at mga doctor and nurses. Happy viewing from Can Avid, Eastern Samar, from Brian. Buhay mga frontliners. At isama natin sa ating mga dasal, mga kapatid, kasi kung tayo iwas ng iwas sa COVID, sila naman harap ng harap sa mga COVID patients. So talagang hirap-hirap ng trawala. I couldn't imagine being a doctor or nurse during this time. Just kung baka nag-leave ako, pero bawal ata, no, attorney? Tama ba? What if gusto ng nurse mag-leave or doctor mag-leave? Hindi pwede. Pwede, involuntary service yun pag pinipigilan sila. Kasi syempre sabihin ngayon kayo kailangan, ngayon kayo mag-leave. Anyway, sige. Monica Madrigal, good morning po sa inyong tatlo, ang reyna ng umagahan. Wow. Everyday po ako nakikinig sa inyo. Pa-shout out po. Monica Madrigal from Taytay, Rizal. Oh, ayan. Shout out. Wow. Sabi ni Bench Piniera, happy Monday morning, Attorney Bruce Rivera. Bakit mo ako fina-full name? Ma'am Mean and Attorney Jess Falsis, ang Kapet, Pandesal, at pabansang tumatalak sa aming umaga. Region 1, muli malininiwanagan at madadagdagan na naman ang aming kaalaman talaga po sa inyo. Super inspired ako kay Attorney Bruce in all aspects. Charot. More power po and God bless you all richly. Salamat po. Beauty. Sino yan? Bench Pinera. Thank you, Bench. Alam ko, Attorney Bruce, madaming nakakamiss ng outfits mo. Alam mo, pag live tayo sa studio, pag hindi naka-online, mas kita kasi yung outfits natin. Ako naman, jacket. Pero ikaw ako talaga may, inaabangan ng iba yung mga ano mo. Ako may friends ako talaga nagtatanong. Nagtatanong talaga sila, bakit di na masyadong umaura si Attorney Bruce? Parang ako naman sabi ko sa kanila, ikaw ba naman ang nasa bahay? Sino panahon ba ng pandemic. Na, ang hirap. Umaura, ang hirap mag-outfit dito. Nakakaloka. Nakakawala. Na hula ko lang. Saka, si Attorney Bruce, kapag pumupunta ng TV5, pwedeng umaura sa ibang lugar. Eh, pag nasa bahay ka lang, mag-online sa ball jack, eh, kanino pa siya aura? Diyan lang sa bahay. Yeah. Tapos, so, after mo gamitin, parang, ay, baburay mo yung makeup mo, tapos tutulog ka na after. Parang, wag na lang kaya, t-shirt. Kaya wala. Alam mo bang, dalawang linggo na akong walang makeup. Kahit na, kahit, kasi, di ba kasi nag-ano ako, nag-self-isolate ako. Kaya wala lang, ano lang. Lip, ano, martyolate lang, martyolate. Kilay nyo ha? Kilay tsaka yung mga blush. Ah, hindi kasi kilay, ano to. Gawa to ng ano, ng doktor. Ano, ano ni Alberto Federalan. Pero itong blush on, ano to. Hindi to blush on, parang ano to. Parang lip. Hanapin natin. Isa, nilagay ko na lang nga siya dito. Katabi ko lang siya eh. Para madali na lang siyang hanapin. Ayan o. Oh. Bigay sa akin ng Muslim sa Aldebank. Muslim sa Aldebenco, ganito, ganyan. Oh, ayan. Ganda. Oo, chicken, kasi nakilala niya. Oh, Francis Soto Enriquez, ano na lang mangyayari sa gobyerno natin kung laging magiging exemption yung medical condition nila? Mukhang magiging practice na nila ang magkaroon ng sakit pag iniimbestigahan. Ay, nako po, since 2004 pa, 2009, paano kung proven na corrupt talaga, exempted din sa kulong dahil sa medical condition masyado nang nakakainsulto at nagiging nakakatawa? Ang batas natin. Meron namang mga aso na marunong, meron namang mga aso sa Amerika na marunong ano, mag-amoy kung may cancer ba, kung meron bang ano, meron bang sakit na sa katawan. Inaamoy lang ng aso. Pag dapat kumuha tayo ng mga pitong ganyan, pag kada amoy, pag mali kagat, kada amoy, pag mali kagat, tapos sinetilagi ng rabies para todo na, di ba? Sabi ni Pelaez Alona, Attorney Bruce, para sa iyo to. Pelaez Alona, Attorney Bruce, good morning po. Paki-shout out po sa lahat ng mga bogus at scammer ng face shield ngayong umaga. Sarap boljakin. Nagpo-post sila at nag-o-offer. Wala naman on hand and stock. Ano pwede pa itawag sa kanila? Baka naubos yung stock. Scammer, mga hinayupak. Hindi. Para sa akin, ipag-pray nyo lang na sana dumikit yung mukha nila sa screen. Tinitas hindi matanggal-tanggal. Yun lang naman yun eh. Alam nyo po. Karma ba? Yan, karma. Oh. Ayoko maging mabait na yung araw na to, sa totoo lang. They're taking advantage like mga 3 months, 4 months ago, naging requirement ang face mask. So may mga nag-take advantage. Ngayon naman po, magiging requirement ang face shield by August 15 sa mga areas na GCQ, which means outside Mega Manila, lahat po ng hindi nasa Metro Manila, Laguna, Cavite, eh kailangan ng face shield sa mga public transport. So nagtitake advantage po sila. Yan yung mga nakakainis aside sa mga buwaya sa PhilHealth.
Eh, that is kung hindi pa mag-GCQ ang Metro Manila by August 15. Eh, kung GCQ na rin tayo, di pati dito. August 18 so, pa yata. August 18 pa. Ano, 18 pa pala, I'm sorry. Attorneys, gusto ko lang ipasok to. We have, I think, 4 minutes. Ano? Dahil may lumalabas ngayon na statement na sinasabi daw ni President Morales na hindi niya nagustuhan na nilabas ng Senado yung kanyang record na siya ay may cancer. So parang feeling daw niya ay na-violate yung kanyang privacy. Siguro may tanong din ako sa inyo tungkol dito. No? Dahil ang sinasabi naman, nakakuha ako ng sagot mula kay Senate President Soto. Ang sinasabi naman niya, I've said it before, when you hold a high public office, you are a servant of and answerable to the people. There is no privacy. If you cannot stand the heat, get out of the kitchen. So, ibig sabihin, hindi kailangan, hindi, walang karapatang magreklamo kung mailabas yung kanilang health issue. Hindi, dapat ano, dapat nilang i-disclose ang kanilang health condition kung life-threatening kasi, di ba, kung may cancer ka, you may not be able to perform your duties and responsibilities. Syempre baka, 'di ba? Kaya nga ayaw ko ilabas 'yan kasi 'yun ang sinasabi nilang dahilan bakit siya naguguyo ng mga kasama niya eh kasi nga most of the meetings medyo hindi siya in his optimum condition, hindi siya ganoon. So, syempre alam mo na 'yung mga buaya nakakaamoy din niya ng cancer. So baka 'yung mga buaya talagang nag-over the bako, nag-under the table, nag-under the pantalon, nag-under the bedclothes, ganun yon. And ako, ang sagot ko dyan as a lawyer, no, the right to privacy, again, human rights advocate ako, I love the right to privacy more than other people, but I also know that we have the right to information on matters of public concern. So ang kabangga po lagi ng privacy kapag may public interest, pag nasa interest po ng publiko na malaman yung impormasyon na yan, na either ay, may sakit ka kaya hindi ka makapunta ng Senate hearing or palusot ba yan, hindi natin alam. But that is an information. That is a matter of public concern. So, we have the right to information. Walang right to privacy violation. More importantly, Attorney Jess, under commercial law, under insurance law, the PhilHealth being the insurance company, ano yung does it take care of the funds? Ubire may fide at most intelligent. So, ibig at most diligent. So, ibig sabihin, kung may cancer siya, kung alam niya may sakit siya, the duty of the diligence, of utmost diligence, he has to tell the people kung ano yung makakapagpigil sa kanya to take care of the funds being its president. So, dapat ganun. Extraordinary diligence. Okay. Yes. O sige, attorneys, kung tayo ay okay na, pwede na tayo mag-extra. 9:54. Ano mo pa talaga yung bagong-bagong sinabi niya para maboljak agad, ha? Right. Kasi, live daw siya ngayon sa ibang network. And syempre, nagbomonitor ako ng mga sinasabi niya. At sinabi niya yata doon na nagre-reklamo siya na parang makakapag-teleconference naman daw siya, pero bakit naman inilabas pa ng Senado yung issue na siya ay may cancer. So parang he feels yata na na-violate yung kanyang privacy. So I want to ask na, kaya ako nilabas, kasi gusto ko malaman sa inyo, paano ba yun kung public official ka? Kasi inisip ko, dapat wala kang right to privacy lalo kapag health, which is yun nga, tama nga, yun nga sabi niyo, dapat ilabas niya yung issue ng kanyang health. Okay. Pati ngayon lahat ng galis-galis niya, dapat ilabas niya kasi malay mo, di ba? Mahawa pa tayo. Anyway, at dito po nagtatapos sa dalawang oras ang Boljakan at Kabugan, magkikita-kita tayo muli bukas. Of course, ako si Attorney Bruce Rivera, samahan niyo kami sa dalawang oras ng bukas. Same time, same place. Dito lamang sa Radyo 5, 92.3 News FM. Good morning, Team Replay. Doktora Carolina Falses, ang nanay ng mga Boljackers, si Nanay Christopher Min, Ma'am Lou Gopez ng Kapuso Network, Sir Allen Resuma at lahat po ng mga nanonood. Trapang Boljackers Worldwide, BG Unlimited na minsan na lang namin mag-greet. Pero salamat po, Ms. Jenny Tumbocon, Catherine Angeles, lahat po kayo. Salamat sa pagtutok sa Boljack sa Radyo 5, 92.3 News FM. Ako po si Attorney Jess Falses. Salamat po sa pagsama sa amin sa dalawang oras na yung maulang umaga po ng Lunes. Good morning po sa aking nanay at tatay, Mr. Ernesto, Mrs. Estela Los Baños, Nanay Christopher Min. Salamat sa pakikinig ninyo. Samahan nyo kami muli bukas. Pabili po ang Boljack. Bukas na. Bukas. Bye. Tuwing umaga, ang mga lodi ng social media nasa Radyo 5 na. Attorney Bruce Rivera, Attorney Jess Falsis, Attorney B at J sa umaga, Boljack.
Ben Manu. Diba sa Radyo Sina 92.3 News FM. Ang Aksyon News Update ay hatid sa inyo ng Pag-ibig Loyalty Card Plus. The Pag-ibig Loyalty Card Plus. Enjoy discounts and rewards plus the convenience of a cash card. Apply for a card today. Call 87-244-244 to know more. Radyo 5, 92.3 News FM. Balita. Aksyon. 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 News Update. Narito ang mga balitang hatid ng Radyo 5. May pulong ngayong araw si na Pangulong Rodrigo Duterte at ang Interagency Task Force o IATF sa Davao. Pero sinabi ni DILG Secretary Eduardo Anyo na hindi pa mag-aanunsyo ang Pangulo sa susunod na quarantine classification na ipatutupad. Sa Miyerkules pa kasi magpepresenta sa IATF ang Technical Working Group. Sa kabila nito, posible namang magbigay ng special announcement ang Pangulo sa kanyang pagharap sa publiko. Sa ibang balita,